Ngayon ay araw ng Webes, June 29, 2023. Time check ngayon po ay alas 6:02 na po ng umaga. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Balik na sa normal ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos pansamantalang maantala kahapon. Inilagay sa red lightning alert ang paliparang bunsod ng malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila dulot ng thunderstorm. Gayunman agad ding binaba sa yellow ang lightning alert makalipas ang mahigit isang oras matapos humina ang ulan. Hinihingi naman ng Manila International Airport Authority o MIAA ang kooperasyon ng publiko sa mga ganitong pagkakataon dahil ang mga inilalabas na alerto ay bilang proteksyon sa kapakanan at kaligtasan ng mga pasahero kasama na ang mga flight crew at ground personnel. Ligtas na nakalapag sa Lawag International Airport kahapon ang isang passenger aircraft matapos magkaroon ng technical problem. Batay sa impormasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines, alas 5 ng madaling araw ng Miyerkules nang lumapag sa Lawag Airport ang VietJet plane, lulan ang higit 200 na mga pasahero at 7 crew. Ayon sa CAAP, galing ang eroplano sa Incheon, South Korea at patungo sana ng Vietnam nang magkaroon ng technical problem. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng CAAP sa Lawag Airport para magbigay ng healthcare assistance at asikasuhin ang mga pasahero na nagkaabiryang flight. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyaring insidente. Speaking of airport, binigyan din ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang kahalagahan na ma-improve ang mga paliparan ng bansa. Ito ay upang mabigyan ng magandang travel experience sa mga turista na bumibisita sa Pilipinas. Ayon pa sa kalihim na nakikipag-ugnay na sila sa Department of Transportation para makapagbigay ng mga rekomendasyon para mapaganda pa ang interior at mga operasyon ng mga paliparan sa bansa. Ang DOTR anya ang may pangunahing jurisdiksyon sa mga airport at magbibigay lamang ang Tourism Department ng suwestyon kung papaano pa mapapaganda ang pasilidad. Daang-daang libong mga koneksyon ng tubig ang posibleng makaranas ng 6 hanggang 10 oras na water service interruption sa susunod na buwan. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, ito ay kung patuloy na bababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Una rito, binabaan na ng National Water Resources Board o NWRB sa 50 cubic meters per second o CMS mula sa 52 CMS ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at mga karating lalawigan para sa buwan ng Hulyo. Partikular na maaapektuhan ng water interruption ang mga nasa matataas na lugar gaya ng Caloocan at Maynila. We're looking into it naman po na if possible, hindi siya maging worse. Kung baga, ang gagawin po natin is babawasan po natin yung mga pressure para hindi siya ma-maximize yung number of hours na 10 hours yung worst na ma-experience ang mga customers po natin. Target ng pamahalaan na makapag-deploy ng 400,000 seafarers ngayong 2023 o ang deployment gaya noong bago pa ideklara ang pandemya. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak, bumabalik na sa sigla ngayon ang global maritime industry at marami na ulit na mga oportunidad para sa mga marinong Pinoy. Kasunod na rin ito ng ginawang pagkilala ng European Union sa Seafarer Certificate ng mga Pilipino. Bukod sa job opportunities, isa rin sa tinututukan ngayon ng pamahalaan ang pagbibigay ng proteksyon sa karapatan ng mga Filipino seafarers sa pamamagitan ng Magna Carta for Seafarers.
Iminungkahi ng Philippine Federation of Professional Associations sa pamahalaan na magkaroon ng scholarship para sa mga nursing students. Ayon sa grupo, hindi lingid ang problema ng kakulangan ng mga nurse sa mga ospital, kaya makakatulong ang scholarship para mahikayat ang marami na kumuha ng kurso. Panawagan din ng grupo sa pamahalaan na tulungan ang mga pribadong ospital upang mabigyan ng parehong sahod ang mga private nurses gaya ng natatanggap sa government hospitals para hindi mag-ibang bansa ang mga Filipino nurse. Posible umanong iapila ng mga senador ang naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ipinasang batas ng Kongreso na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections nitong nakaraang taon. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Francis Tolentino, isa umanong problema na nakikita niya ang maiksi na termino ng mga mahahalal na barangay officials sa October 2023 elections. Maninilbihan lamang sila ng mahigit 2 taon. Alinsunod kasi sa desisyon ng Supreme Court ang susunod na eleksyon sa barangay at SK nitong taon ay sa unang Lunes ng December 2025 at kada 3 taon pagkatapos. Maghahain ng motion for reconsideration si Larry Gadon sa Supreme Court kaugnay ng pagtatanggal ng kanyang lisensya bilang abogado. Kinwestiyon ang kampo ni Gadon kung bakit inilabas na ito ng Supreme Court kahit hindi pa pinal dahil maaari pa silang umapela. Tiniyak din ito na hindi maaapektuhan ng disbarment ang kanyang trabaho bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Hindi ako nalulungkot dyan. In fact, masaya ako dahil kasi this is my opportunity to give back to our kababayans the enjoyment that I have in my fortunate simple life. No? Kaya hindi ito apektado sa akin. At natutuwa naman ako dahil si the Honorable Executive Secretary has already issued a statement that this has nothing to do with my position as Secretary of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Samantala, nagtaas naman ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa bansa. At mula sa Frisco, may report si Harry Ilagan live. Good morning, Harry. Magkano na ba ang pinakamurang bigas dyan sa Frisco Market? Good morning, good morning, good morning, Kuya. Good morning, Nel. Nag-ikot-ikot tayo dito sa Frisco Public Market kung saan nakita natin na 39 pesos lamang ang pinakamurang bigas na nakita natin. Ayon sa mga rice retailer na nakausap namin, sadyang tuwing tag-ulan ay tumataas ang presyo ng kada kilo ng bigas. Hindi pa kasama dyan ang tumataas na gasosin ng mga nagtitinda dahil sa mahal na gasolina. Babala ng mga rice retailer, posible pang tumaas ang presyo ng bigas sa mga susunod na araw. Posibleng tataas. Tataas pa rin at dahil wala tang ani sa ngayon. Tataas pa yan ng mga 43 hanggang 44. Yes po. Malaki po ang tinaas kasi dati po may 36 po tayo. Ngayon 39, 41 na lang po yung lowest. Rainy season naman karaniwan po tumataas yung bigas. Pero pag tag-an eh, bumababa po. Pero kung ang hanap ng ating mga kasambahay ay mura, nagtitinda ang Kadiwa store dyan sa Elliptical sa Quezon City ng murang bigas. 25 pesos ang benta ng kada kilo ng bigas dyan. Hanggang 4 na kilo ang pwedeng bilhin ng mamimili ayon sa ating nakapanayam na si Edna Arnado, Vice President for Sales and Marketing ng Urigrow Philippines. Tatagal pa hanggang Agosto ang supply ng bigas sa Kadiwa Store. Samantala, tiniyak rin ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa ikatlong quarter ng 2023. Yan muna ang update mula dito sa Frisco Public Market.
Balik sa iyo diyan sa studio, Neil. Harry, may nakita ka bang presyo ng bigas diyan na mababa sa 35 pesos? Kasi kanina yata nakita ko 39 eh. Oo. Neil, sa ating pag-iikot nga kanina, so 39 pesos lang talaga ang nakita nating pinakamurang bigas dito sa Frisco, Quezon City. So ayon sa mga nagtitinda, tataas pa nga ito ng 4 at saka 5 pesos sa mga susunod pang mga araw, Neil. Maraming salamat, Harry Ilagan, mula sa Frisco Public Market. Magsasagawa ng pag-aasfalto ang Department of Public Works and Highways sa ilang kalsada sa Pasig at Quezon City. Bagaman tuwing gabi lamang ito gagawin, inaabisuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta dahil halos buong kalsada ang isasara sa panahon ng road repair. Mula sa Quezon City, may ulat si JP Nunez live. JP, magandang umaga. Ano-ano ba mga kalsada ang aaspaltuhin ng DPWH? Yes, good morning, Kat. Magsasagawa nga ang Department of Public Works and Highway ng pag-aaspalto dun sa ilang mga lansangan dito sa Metro Manila. Kabilang dyan yung ilang bahagi ng C5 Road sa Pasig City at yung Aurora Boulevard sa Quezon City. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magsasagawa ng nighttime overlay activity ang DPWH. Rotom milling at asphalt overlay ang magiging aktibidad upang maisaayos ang ilang mga kalsada. Iba-iba ang magiging schedule ng mga kalsada pero pare-parehas na tuwing gabi lamang ito isasagawa. Sa C5 Road kasama sa pag-aasfalto ang northbound na bahagi ng Julia Vargas Intersection patungong C5 Ortigas Flyover at lahat ng linya ay isasara. Nagsimula ang repair simula noong June 27 at tatagal naman ito hanggang June 29 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Kasama rin ang E. Rodriguez Jr. Avenue sa C5 northbound mula sa Eastwood Intersection sa harap ng Union Bank mula sa first lane hanggang fourth lane. Nagsimula ang repair noong June 27 at tatagal hanggang sa July 3 mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Kasama rin ang northbound ng Arcovia patungong Isuzu sa C5 Pasig. All lanes ang isa sa ilalim sa pag-aasfalto. Magsisimula ito mamayang alas 10 ng gabi at tatagal ang repair hanggang bukas ng alas 5 ng umaga. Habang sa Aurora Boulevard naman, kasama ng eastbound bago mag-Gilmore Avenue, first lane mula sidewalk ang iaasfalto at magsisimula ang repair mula June 30 hanggang July 3, mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Habang ang huli naman ay ang eastbound lane mula Broadway Avenue hanggang Gilmore Avenue sa Aurora Boulevard. Magsisimula ang repair sa July 3 at tatagal hanggang July 10 mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Kat, dahil nga doon sa isasagawang mga pag-aasfalto o repair ng kalsada, inaabisuhan ng DPWH at ng MMDA yung mga motorista na dumaan na muna doon sa mga alternatibong ruta sa panahon ng repair upang hindi sila maabala sa biyahe doon sa posibleng pagtukod ng traffic. Yan ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Kat. JP, saan-saan ba yung mga alternatibong ruta na sinasabi nito ng DPWH para madaanan ng mga motorista? Yes, Kat, doon sa mga regular na dumadaan sa mga kalsada, bukod doon sa merong mga mag-a-assist sa kanila na mga traffic flow enforcers para doon sa magiging alternatibong ruta. Alternatibong ruta. Yan ay malapit lang din dun sa mga nabanggit nating kalsada para kumbaga iiwas lang sila para hindi sila maipit nung traffic na posibleng maging epekto nga nitong gagawing pag-aasfalto. At paano naman yung ingay? Kasi syempre sa gabi siya gagawin, no? Hindi ba magiging concern yung maingay na pagkukonstruksyon ng mga kalsada natin? Tungkol dyan, Kat, sa ngayon wala pa tayong nakukuwang tugon sa DPWH kung ano ang magiging
epekto nito dahil nga kagaya nga ng nasabi mo ay magiging maingay. Pero once na magkaroon tayo ng chance sa DPWH na makakuha uli ng panayam, ay isa yan dun sa itatanong natin dahil baka concern din yan yung ating mga kababayan na maapektuhan o malapit lang, lalo na yung mga residential area na malapit lang dito sa mga area na isa sa ilalim sa road repair. Sige, maraming salamat JP Nunez. Abangan natin yan mula sa Quezon City. Yan nga yung pag-aayos ng kalsada. Mahalaga yan eh. Lalo na dito sa EDSA, kapag yan, kung makikita mo yung kalidad ng kalsada dyan, parang kapag dumaan ka dyan, parang umaagos eh. Parang nagwe-wave yung kalsada dyan eh. Kaya dapat tutukan yan. Lalo na yung mga main road yan, sa C5, sa mga singit-singit dyan sa Maynila, talagang yung kalidad ng kalsada natin dyan, kung makikita natin, hindi naman talaga maganda. Hindi maganda. Lalo na ngayon, maulan. So, kaya talagang kailangan maayos. Oo, talaga muna. Kasi kung asfalto lang talaga yan, lumulubog yan eh. Dahil kapag yan, dinaanan ng mga truck, umulan, tapos umaraw, dinaanan ng truck, lumulubog din yan eh. Kaya hindi sapat din yung pag-aasfalto. Dapat talaga dyan, bakbakin, talagang buhusan talaga ng kalidad ng semento at saka bakal yan eh. Alam yan, ang DPWH. Sunod sa GMK News. Tatlong Pakistani at isang Romanian national inaresto matapos sirain ang Philippine flag sa Cavite. Edad ng South Koreans, bakit kaya binawasan ng isa o dalawang taon? Tuloy pa rin po ang ating balitaan mamaya. Abangan ang ikalawang bagsak na GMK News mamayang alas 7 ng umaga. Sa ngayon, puntahan muna natin ng iba pa nating kasama, sina Celine, Joshua, Ira, Ian at Tini. Good morning, Kath and Nel! Happy viewing po sa lahat ng ating mga kasambahay na nanonood ngayon dito sa... Good morning, Kuya! Samahan niyo po kami uli ngayong Thursday morning dahil marami kaming iahatid sa inyo ng mga impormasyon at mga mahahalagang balita. Pwede niyo pong mapanood ang ating programa sa pamamagitan ng YouTube dahil naka-live streaming po tayo sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue and of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. Yes! Para naman sa mga kababayan nating dog lover dyan. Uy, siguradong ako na to. Pero siguradong mai-inlove kayo sa ating featured pet for today. Ang cute na Hungarian Puli na si Maui. Kilalanin natin siya mamaya sa ating pet talk. Uy, ang cute na mahaba na ba yun? Parang afro yung hair ba yun? Naka-dreadlocks. Oo, dreadlocks. Baka magaling kumanta to. Paano ba ito mahul yung mga ganyan? Ay, hindi ko alam. Mag-vocalizationism lang. Hindi ko kaya talaga. Abangan natin yan si Maui mamaya. Pero sa mga mahihilig naman sa mga delicacy, I'm sure isa sa mga paborito nyo ang puto na pwede pang almusal, merienda at pwede ring dessert. Kaya naman mamaya ituturo natin kung paano gumawa ng masarap na puto siksik sa ating Cook It Right. Wow, ayun, oh. Siksik. Ay, iba nga ito. Gusto ko yung reaction. Parang siyang maha, no? Pag tinignan mo sa malayo. Parang cake yung design niya, no? Parang isang iba. Bulto, eh. No? Means, diba, yung mga buto natin nakamulang. Good for 1 week. Serving size 1 week yung nakalagay. Abangan natin yan. Pero sa atin namang tampok na storya ngayong umaga, panoorin ang kwento ni Mark na nahilig sa pagbibisikleta dahil sa health benefits na nakukuha niya rito. Pero isang grupo ng mga siklista ang magpapabago sa kanyang pananaw sa paboritong libangan. Ano kaya ito? No? Ayan ang ating aalamin mamaya sa Cristiano Drama. Good or bad kaya yan? No? Curious ha? Siklista. Tingnan natin mamaya pero makasang bayo ilan lamang po yan sa abangan ninyo ngayon pong umaga. But for the meantime, magbabalik tanaw muna tayo sa ating kasaysayan. 28 taon na ang nakararaan nang maganap ang pinakamalaking peacetime disaster sa kasaysayan ng South Korea. Kung ano yan, panoorin nyo dito sa ating Today in History.
June 29, 1995, gumuho ang 10 department store sa Seoul, South Korea na ikinasawi ng mahigit 500 tao. Ang trahedyang ito ang itinuturing na largest peacetime disaster sa kasaysayan ng South Korea. Umaga pa lamang ng June 29, 1995 ay may napansin ng malaking lamat malapit sa support column ng top floor ng 10 department store. Bagamat alam ng pamunuan ng gusali ang tungkol sa lamat, ay hinayaan pa rin ito na nakabukas ang department store dahil sa napakaraming bilang ng mga customer na nasa loob at namimili. Bandang alauna ng hapon ay nakarinig ng malalakas na ingay mula sa top floor na nanggagaling sa vibration ng mga air conditioner na agad namang isinara dahil sa reklamo ng mga customer. Ipinaalam ng mga engineer sa chairman at mga executive ng 10 department store ang kalagayan ng gusali, ngunit tumanggi ang mga ito na paalisin ng mga customer dahil sa takot na malugi sa negosyo. Makalipas ang ilang oras ay nagsimulang lumubog ang kisame ng pinakaitaas na palapag, kasabay nito ang malakas na ingay. Bago mag-alas 6 ng gabi ay pinatunog na ng mga clerk ang alarm at pinalikas ang mga mamimili. Sa loob lamang ng 20 segundo ay bumagsak ang lahat ng palapag sa basement at mahigit 1,000 tao ang natabunan. Nagsagawa ng rescue at retrieval operation ang mga kinauukulan ng ilang linggo. Umabot sa 502 ang binawian ng buhay at 737 ang bilang ng mga biktima na nagtamo ng sugat at pinsala sa katawan. Makaraan ng 17 araw ay nasagip ang pinakahuling survivor ng trahedya na si Park Song-yoon. Ang 19-taong gulang na babae ay nakaligtas sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig ulan. Nahatulan naman ng 7 at kalahating taong pagkakabilanggo ang chairman ng 10 department store na si Lee Jun dahil sa salang negligent homicide. Nakaawa din si Park Song-yoon, no? Sino? Kasi yung last survivor. Oh, okay. Kasi parang sabi niya, ayaw niya, hanggang ngayon daw kasi, parang yun pa rin, dun pa rin siya naaalala. Mm. Which is, ayaw na daw niyang maalala na as last survivor. Kumbaga may sarili na daw siyang, kumbaga nagawa, kumbaga may identity siya. Hindi lang daw siya yung last survivor na ayaw niya daw makilala ng ganun. So isa yun sa mga dinadala niya hanggang sa ngayon, na 30 plus na rin kasi siya. Oh, tapos, nakakatuwa naman dito. Bata pa siya noon. Oo, 19 lang siya noon. So yung iba naman dito, kumbaga na-inspire naman sila sa nangyaring to yung ibang mga survivors. Yung isa, naging, kumbaga, rescuer naman siya. Tapos yung isa, nag-aral naman siya ng architecture and structural engineering. Kasi yun yung ipinaglalaban niya na parang ayaw niya nang maulit to sa bansa niya. Kasi yung naging reason din daw yung mga, kumbaga, yung architectural modifications na hindi pala masyadong naiplano. Tsaka katulad nung nangyari dito, no, yung mga criminal charges na, kumbaga, pinataw, no, yung mga damay dito is yung mga engineers na syempre nag-approve doon kasi may mga nangyari pala, parang may additional floors na nilagay tapos nag-remove sila ng mga supporting pillars na hindi aprobado ng lahat. Tapos ang isa pa ring dawit din sa criminal charges is yung mga government officials na nagpa-approve kasi nga parang meron sila ditong ano eh, kumbaga na hindi sila strict sa mga building codes. Kaya ang nangyari nga dito, ayun, dawit sa mga criminal charges, yung engineers, saka yung mga government officials. Mm-hmm. Kaya dito makikita mo yung importance din na kapag yung negligence mo sa mga building codes, saka mga safety protocols, maraming buhay ang kapalit. Kaya kailangan talaga susunod tayo. Saka yung initial testing daw, sabi kasi dun sa investigation, nung nakita yung mga debris nga, ang ginamit daw kasi na concrete mix ay substandard. Mm-hmm. Nagawa lang siya sa semento tsaka seawater. Tapos yun nga yung mga sinasabi ni Ian, yung mga sa supporting pillars, yung ginamit din ng mga steel, substandard din daw. Saka yun nga, no, yung binanggit mo, na nagpabago-bago sila ng mga floor plan. Kasi initially, ito ay dapat apartment siya talaga. Tapos nag-change ng mind itong si Lee Jun. Gusto na niyang gawin na department store. Tapos yung fifth floor na dinagdag, skating rink siya talaga initially. Tapos binago na naman, ginawang may restaurant na. Tapos naglagay sila ng air conditioning units. Tapos marami silang mga construction na parang group na
yun yung una nilang kausap. Pero dahil hindi sumusunod nga, dahil nga pabago-bago ng isip si Lee Jun, tinatanggal niya. Mm. Tapos, nag-hire siya ng panibago. So, parang ang dami lang humawak dun sa floor plan na ang lagi pa rin nasusunod siya. Mm-hmm. Kaya yun yung nangyari. Parang nagkagulo-gulo. Tapos, from the start pa lang, alam na nila na merong mali. Hindi nila tinama. Mm-hmm. Yun yung nagiging problema na isa yung dinagdag na floor. Oh. Isa yun sa mga major na nag-contribute dito sa collapse ng building. Oh. Kasi sinasabi nga na yung building nga, hindi nga designed bumuhat ng ganito ka, na hindi siya designed bumuhat ng ganito kabigat. Kasi nga, bukod dun sa mga restaurants na dinagdag, yung air conditioning units para dun sa mall, masyado mabigat din. Mm-hmm. Na nag-cause siya ng cracks dun sa floor na yun, sa rooftop. Ngayon, dahil nga nagkaroon ng cracks, bukod pa pala dun, maingay yung mga air conditioning units daw. So, ang ginagawa nila, nililipat nila nang hindi sila gumamit ng cranes. At dahil dun, kumbaga yung mga cracks, parang lumala yung mga cracks sa taas. So kumbaga sa investigation, nung pinag-aralan ko saan ba talaga nagsimula yung collapse, doon nagsimula dun sa may, kung nasaan yung mga air conditioning units. Kasi sabi ng mga tao dun sa mga restaurants na every time na binubuksan yung aircon daw, yung vibration, nararamdaman nila yung vibration ng aircon units at nakikita nila na nagkakaroon ng visible cracks dun sa lapag. Mm-hmm. Kaya ang nangyari, parang nung bumigay yung mga, actually nung, ay nangyari pa pala, parang 1 PM nung araw na yon. Mm-hmm. Kasi parang almost 5:50 something nangyari yung collapse talaga, diba? So parang around 1 PM, nararamdaman na nila na parang hindi na nga stable. Nakikita nila may mga cracks na yung mga tao sa loob. Mm-hmm. Ngayon, nag-issue ng evacuation around 5 o'clock na or 5. Mm-hmm. Basta sobrang lapit na nung ano. Sobrang konti na lang yung oras para maka-evacuate na. Ano pangalan ng Lee Jun? Siya mismo, hindi niya sinabihan yung isang kamag-anak niya na hindi mag-evacuate kasi nanghihinayang siya sa kikitain ng mall niya dun sa araw na yun. Na parang talagang, alam mo yun, parang inisip mo pa rin yung kikitain kaysa yung safety ng tao na yun, ng mga tao sa loob. Kaya nga, ang nangyari daw, pag nung bumigay yung top floor, bumagsak dun sa, kumbaga sa susunod ng mga floors pababa, yung lahat ng impact nung pababa na yun yung nag-cause kaya buong building yung bumagsak at nangyari yung sinasabi nga na structural na damage yung parang sinasabi na punch shear na para siyang ito yung di ba ito yung pillar ganyan tapos di ba may lapag diyan nakapatong. Yan, yun. Oh, ito nag-stay to. Ang problema, sa sobrang bigat nito, bumigay yung lapag pa ganun. Napipi. Oh, hindi kasi dapat reinforced siya. Oh. Alam na mga kaibigan nating civil engineers yan. Pero kumbaga nga, dahil nga, yung sinasabi mong steel bars na support mo sa lapag, kalahati lang yung ginamit nila, hindi lang substandard, kulang din. Kulang pa. Talagang tinipid kasi niya. Siguro yung tinipid niya, pinandagdag niya ng isang floor. Alam mo yung parang, floor. Para lang talaga sa pera na hindi niya inisip yung safety ng tao. Tsaka nakakalungkot dito, hindi lang kasi yung damage ng floors o ng mga tao. Kasi nawalan ka ng mahal sa buhay. Biruin mo, halimbawa, yung asawa mo at anak mo nagpunta lang sa mall para bumili ng gamit sa school. Tapos hindi na nakauwi dahil nga naipit na sila dun sa mall. Kaya yung ginawa after nga na nitong nangyari na tragedy na ito, nag-offer yung Daesang Company ng scholarship sa lahat ng mga pamilya na nawala ng magulang or nawala ng nagpo-provide para sa kanila. Tapos sinusustain nila yon until hanggang makagraduate yung mga bata. Kaya ang dami pinag-aral sa middle school pati hanggang college dahil nga nawalan nga sila ng pamilya. Yung 10 scholarship foundation. Oh. Hindi marami daw eh. Ay! 10 kasi pangalan. Ay, naku, makasambahay. At yan po ang ating Today in History. Mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Kayo ba guys, may mga nagbabait ba sa inyo? Mm-hmm. Oo,
Pero hindi lagi. Ay, hindi lagi. Pero kasi parang hindi sila makapag-balance sa bike. Kaya parang ever hindi daw sila nakapag-bike kahit matanda na sila. Meron naman yung may extra na gulong, yung apatan. Training din. Training din. So, kaya ako natanong yan. May mga kababayan kasi tayo na nahuhumaling sa pagbibisikleta dahil meron itong health benefits. At napapanatili tayo nitong physically fit. Pero alam nyo ba na hindi lang yan ang magandang pwedeng maitulong ng pagbibisikleta? Panoorin niyo ang kwento ng siklistang si Mark dito sa ating Cristiano Drama. Ang pagbibisikleta, isang bisyo na siguradong hindi nakakasama sa kalusugan, kundi nakakabuti pa nga ng pangangatawan. Alay ibang saya ang nararamdaman. Kahit challenging ang bawat trail na dinadaanan, pataas o pababa man, nakakapagod at nakakauhaw, alay hindi mapapantayan ng sarap sa pakiramdam kung ganito naman ang madadatnan sa iyong pupuntahan. Ako si Mark, at ito ang bisyo ko. Pagkakaganda talaga ng beauty ni Tol. Hinding-hindi ako magsasawa pumunta sa mga garnikagagandang lugar. Record-breaking din ang stats natin ngayon, Tol. Parang tingnan mo. Layo nga, ano? Tunay ka naman. Pagkagarniga ang iyong madadatnan, edigi, baliwala ang mahabang padyakan kanina. At teka, tayo mag-ano lang ang view. Sayang ang view. Future lang ako. Mamayde lang ako, ha? Tol, tingnan mo, rapper ni ka, dali. Tol. Pusa rin ng isang biker. Mayroon silang grupo, Bike Brothers. Ayos din na iyo. Mukhang marami silang napupuntahan mo kaganda. Tayo lang sumama. Ano, dali na. Ala. Malim ko yung mas marami silang rutang alam. Tsaka susubukan lang naman nating sumama sa ibang grupo. Ano? Ano? Re-register na ka din eh. Oh, yan. Oh, ayos na. O mga kasama, meron tayong bagong kapadyak, si Mark at si Dario. Magandang maga ho. Morning po. So, welcome kayo sa Bike Brothers. Siya nga pala, malapit na ulit yung next nating Bayanihan Project. So, naalala nyo, diga, matagumpay yung nakaraan nating Bayanihan Project. Kaya naitap ulit tayong grupo natin para sa susunod na servisyong Bayanihan. Tol, ano kayong Bayanihan Project na iyon? Public service ng grupo natin yon. Usually, once or twice naman tayong may tinutulungan na nangangailangan. Nagtutulong-tulong ang lahat na kung ano may tutulong. Tapos, kung ano yung may re-raise na budget, tutulong yun sa isang community. O sa kahit ang kanilang nangangailangan. Kaya yun, tinawag na Bayanihan Project. Gayun ka. Mali yata itong napag-registeran natin ah. Pihong napasubo yata tayo dito. Abay, may pa-project-project pa. Hindi ka pwede price-raise na lang. Huwag ka naman, aray. Tol. Ala, hindi ko din nga alam. Hindi kayo pareho lang tayong bago sa grupo, aray. Hindi ko gano'n naman alam na may pag-a-engayin pa sila din. Haya ko muna. Mga kasama, naka-ready na yung goods na ipapadala sa Barangay San Felix. Baka meron sa inyo na malapit sa lugar na pwedeng makatulong sa paghatid ng mga goods. Sina Mark at Dario, alam ko po, taga Santo Tomas area din sila.
Baka naman available din sila para makasama sa paghahatid ng goods. Pasensya na mga tol. Hindi ako pwede bukas kasi may kailangan akong asiksuhin eh. Baka gabihin ako sa opisina namin kaya pass muna ho ako. Okay lang yun tol. Marami pa namang ibang pagkakataon. Yung ibang mga kasama na lang siguro muna ang maghahatid ng goods bukas. Alam ko yung maghapon ka sa opisina ngayon. Nag-ride ka mag-isa? Hello, tol. Sinubukan ko ulit yung tall loop. Ala, nabit ko yung 2.5 hours natin dati. Ngayon, 1:45 na lang. Tay, tingnan mo. Di ba talaga pag regular na pumapadya ka, no? Improving, di ka? Pambihira. Akala ko pa na may nasa trabaho ko talaga ngayon. Eh, magra-ride ka lang din pala. Eh, di sana'y sumama ka na sa pagdadala ng goods. Ala, goods na rin ako, tol. Kita mo, nabit ko yung record ko. Tsaka kaya nyo na yan. Tsaka, tol, balikan na dun. Baka kailangan ka na. Enjoy na lang. Boss Joven, mm. Ang hirap pala ng train din eh. Ayos, di ka? Medyo napagod ako eh. Ay. Buti na lang kinaya pa rin. Nakakalakas pala itong resistensya. At saka worth it yung pagod natin pagka garna yung mga lugar ang pinupuntahan. Garna yung mga lugar ang gustong-gusto kong pinupuntahan at binabike. Ah, napunta mo na gayong Barangay Mahilab? Barangay Mahilab? Oo, Barangay Mahilab. Hindi pa yata. Napakaganda doon, bro. At alam mo, yung mga tao doon, very accommodating. Tama-tama, next week, doon ang ating pupuntahan. Ay, sigurado ako. Masusubukan lang yung endurance. At macha-challenge ka sa mga trail na ating dadaanan. Kaya, huwag mong palampasin yung pagkakataon na yun. Sigurado ako, mag-e-enjoy ka doon. Mm-hmm. Tol! Nadala ako sa mga magagandang salita ni Boss Joven nung nakarang ride namin eh. Ano kayo, pupunta daw kami sa mga gandang lugar? Matitis daw endurance ko eh. Ano ganun na rin? Pagdating din eh, pupunta lang pala din eh. Magbibit-bit ng mga ganun rin. Kaya naman pala kayo napasama ngayon. Alam mo, Gatol, nung nakaraan napasama ako sa bayan na yung project. Ala, eh di mo akalain yung mga lugar. Eh talagang mga liblib, Tol. Yung mga malalaking sasakyan, hindi kakayanin pag doon dumaan. Kaya yung kagaya natin mga nakabisikleta, eksaktong-eksakto, marami tayong mga dadalang goods. Pambihira talaga, oh. Ang bigat-bigat pa nito mga dalahin natin, tol. Kawawa naman tong bike ko. Hindi ka mahirap pa rin pagkaganing karami yung bit-bit natin. Jesus, tol. Ikaw pag, ah. Ibatak na batak sa pagbibisikleta. Ensayado ka. Panigurado ko. Paris na panis sa'yo yung mga trail doon. Pero are, sasabihin ko sa'yo, tol, ha? Once na nandun na tayo, panigurado, worth it ang pagod mo. Maniwala ka sa akin. Ay, siguraduhin mo lang talaga. Oo. Ay, papatikar na ako pa, uwi.
Maraming salamat, iho. Maraming salamat din sa grupo ninyo. Kahit napakalayo ng lugar na to, naabot nyo kami. Alay, wala ko nga naman, mamay. Sana nga ako'y makatulong yan kahit kakunti lang. Ay, hindi, Otoy. Malaking tulong ari sa amin. Lalo na ngayon, wala kami na ani. Napese aming mga pananim. Kasama ka namin ngayon. Dahil dyan, meron ako papakita sa'yo. Tara! Totoo na may pakinabang sa katawan ko ang pagbibisikleta. Pero mas malaki ang pakinabang kung gagamitin ko ari sa kabanalan. Magaganda ang mga lugar na napupuntahan ko sa pagpapadyak. Ganda, di ka? Tuong wala nang mas gaganda pa sa mga ngiti ng mga taong natutulungan namin. Salamat sa Diyos sa pagkakataon. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Unang Timoteo 4:8. Ganda, no? Hindi lang kumbaga health benefits na nakukuha nila sa pagbibisikleta. Tsaka kasi yung mismong ano nila, isamahan nila na parang kumbaga nag-join sila sa mga gito, mga charity works. Kaya parang hindi lang siya pag-exercise or benefits para sa sarili mo. Kumbaga nakakatulong ka rin sa mga ibang tao. Yun yung mga magandang ano, barkada, diba? Imbis na yung iba kasi parang puro gala lang. Tapos yung iba naalala ko nung mga bata-bata pa ako nun. Yung mga barka-barkada parang gusto lagi away sa streets. May mga ganun eh. Parang angasan, lalo na pag mga lalaki, di ba? Abangan kita dyan. Pero dito, no, ang ganda na parang, kumbaga, na-influensya na nila yung isa't isa na, una, maging healthy, and syempre, yung makakatulong ka sa kapwa. Kaya magandang, ito yung mga sinasabi natin, mga tamang kasama, di ba? Healthy relationship. Right. Saka siguro, isa rin sa nakita ko dito, no, na, kasi si Mark, sabi nga, batak siya dun sa mga, sa mga mahihirap na mga trail, ganyan. So parang, ibig sabihin, healthy talaga siyang tao. So parang sa atin, kung i-apply natin to, kung tayo, healthy tayo, kung meron tayong mga kalakasan pa para makapag-exercise, gamitin din natin yung kalakasan natin para makatulong tayo sa kapwa. Kumbaga, binigyan tayo ng Diyos ng pangangatawan na malakas para tayo yung makasangkapan niya na makaabot dun sa mga tao, diba? Ito, kumbaga, pumadyak ka with a purpose. Yeah. Yeah. Hindi lang yung para sa sarili mo lang na benefit, no? Diba? Pati yung pagpapadyak niya, nakakatulong na rin ngayon sa ibang tao. So, talang, parang you're hitting two birds in one stone. Ayos, diba? Kumbaga, hindi lang yung kalakasan. Yung, kaya nga, kaya malakas siya. Kasi bata pa siya eh, diba? Mm-hmm. Kaya nga, sinasabi ni Kuya lagi, diba, sa atin at ni Brad Ellie na yung kabataan natin, gamitin natin na hindi natin yung parang gagamitin, yung kabataan natin gagamitin para sa sarili lang natin na gusto ko, abang bata ako, ganito gawin ko, di ba? YOLO na parang susulitin niya. Tapos tsaka pagka matanda na siya, tsaka lang daw siya maglilingkod sa Diyos, no? Dahil nga, syempre huwag natin abangan yung mga masasamang araw na hanggat maaga meron tayong kalakasan na binibigyan ng Diyos, pagsilbi natin yun. Pwede naman sabay, tinan mo ito, nakakapag-bike siya, nag-i-enjoy siya sa pagbabike, pero nakakagawa pa rin siya ng mabuti. Totoo yan. Pero maiba tayo ng kaunti, Ira, Ian, and Joshua. Ha? Familiar ba tayo sa mga katagang isang kahig, isang tuka? Familiar pa kayo dyan? Diba yan ang naglalarawan sa kahirapang nararanasan ng ilan nating mga kababayan? Nagiging biruan pa nga ng ilan kung minsan na kahit nakailang kahig na ay wala pa rin matuka. Kaya ang ginagawa ng iba ay naghihigpit na lamang ng kanilang mga sinturon para makaraos sa maghapon. At ganito ang kalagayan ng mag-asawa na ating nakilala sa Sarangani Province sa Mindanao. Panoorin natin ang kanilang kwento. Hindi ako
may regalo, siya ay bang tabang bere mi. Kaya halwag ba ta, bang tabang ay kam tao bere mi. Tuha mi no, bang tabang bere kam, yoy kam, lang mi, yoy, lang mi makasabaho, wan, kabe mi tabang. Tabang ba yung halwag ba ta. Mukfahmi, kamu mi, yang ke kamu mi, lumi sogin, temi bay yai mumi fo, yang abi mi tuh hitam mi, hitam mi, yang kita meru, kasih hui mi su meru, mumi muti, minta kahui, tanum, hui mi sebah lu. Kom lo pulam pas. Kon fiak mi tebung mi. Tebung mi. Me krowi mi boy ko an lo mesia mi. Kan mesia mi chogging. Pi koyu yo i kumuti. Kom yo i kom kumuti. Ni ka hui. Tak sale ke kamelu ne. Ni wen tu berwa tan yo. Mungkin tu. Bye bye Benar itu. Kalau kamu tahu bayar benar itu. Keng semua bung. Wan gak tu. Bong tebang bere mi. Ya luwet ba ta bong tebang kam tao bere mi. Tu ha mi no bong. Tebang bere kam ye kam lang mi ye ko lang mi makasabaho wan ko be mi tebang. Tebang ba yo luwet ba ta. Eh yun ang tungkulin ng bayan ng Diyos. Ipahayag ang karangalan ng Diyos. Yung naaawa sa dukha, nagpapahayag ng karangalan ng tumawag sa Kanya. Trabaho yun ng bayang sa Diyos. Trabaho yun noong mga tinawag ng Diyos. Alinsunod sa Kanyang nasa. Salamat po sa Diyos. Sa mga ganitong pagkakataon, no, lagi nga rin natin sinasabi na kapag nakatulong tayo sa mga kapwa natin na nangangailangan, mas na-appreciate natin kung ano yung mga bagay na mayroon tayo na minsan hindi natin, kumbaga pinagsasawalang bahala natin. Yung simpleng bahay na meron ka, na walang tumutulong bubong, yung mabilis ka nakapag-open ng gripo mo, may lumalabas na tubig, yung mag-o-open ka ng refrigerator mo, may pagkain na nakaredy para sa'yo. Hindi lahat ng tao may ganun eh. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos sa kung ano man yung meron tayo ngayon. At kung may sobra naman tayo at gusto nating makatulong sa ating kapwa, marami sila na pwede nating matulungan at maabot. Diba? Kaya salamat sa Diyos kapag meron tayo natutulungan, ang MCJ ay natutulungan tayo na. Kasi kung ang hanap lang natin nito, meron tayong material na kapalit o yung ginagawa lang to ng mga kapatid dahil nga gusto nilang masabi na, mapuri sila. Parang hindi mo magagawa consistently yung mga gantong gawain. Kaya salamat sa Diyos kasi ginagawa natin to para sa kapurihan ng Diyos. Yes. Para makita nila yung aral na natutunan natin. Kaya consistently nagagawa yung MCGA Cares. Mm-hmm. Hindi siya parang ningas hugon. Sa umpisa lang magaling, di ba? Na ilang years na MCGI Cares. Kaya salamat sa Diyos. May mga kapatid tayo na kakasama tumutulong. At salamat sa Diyos. Meron tayong naitutulong sa mga kababayan natin. Kasi nagsisimula rin sa atin yan eh. Dun sa pagtitinginan natin magkakapatid sa iglesia na dun tayo nauudyokan sa pag-iibigan. At saka syempre, dun natin na ibabahagi. Na yung sinasabi nga natin na share the love. Mm-hmm. Kaya sobrang nakakatuwa talaga na panoorin ng ating MCJ
GI Cares dahil lagi yan, lakas maka good vibes. Yung makita mo na tulong-tulong yung lahat para makagawa ng mabuti sa kapwa-tao natin. Yung maging bahagi ka ng isang magandang layunin ay malaking bagay na yun. Pero kung tatanungin natin ang Biblia, paano ba maging instrumento o kasangkapan tayo ng katwiran ng Diyos sa kapwa-tao? Panoorin natin sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Sabi ni Job, ako'y naging mata sa bulag, naging paa ako sa pilay. Inihandog ni Job ang kanyang sarili parang kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung bulag na hindi nakakakita, ginaid niya, naging para siyang mata sa bulag. At naging para naman siyang paa ng pilay. Inihandog ni Job yung kanyang sarili to serve, maging kasangkapan ng katwiran sa kapwa-tao. At pagka inihahandog natin ang ating sarili bilang kasangkapan ng katwiran ng Diyos sa kapwa-tao, yun ang ating katampatang pagsamba. Yun yung pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. Yun ang pagsambang espiritual. Ang pagsambang espiritual, ihandog natin ang ating sarili bilang kasangkapan ng katwiran. Kahit nasa opisina ka, makakasamba ka sa Diyos. Kahit nasa trabaho ka, makakasamba ka sa Diyos. Kahit saan ka man naroon, pagka yung katawan mo, iniaalay mo bilang kasangkapan ng katwiran, kasangkapan ng kabutihan, nasasamba mo ang Diyos sa isang pagsambang espiritual. Actually, ganun ang salin sa isang talata ng Biblia. Basahin mo yung 12:1 si Luz. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Yun, yung paghahandog natin ng ating katawan at nung mga sangkap ng ating katawan bilang kasangkapan ng katwiran ng Diyos, yun ang ating pagsambang espiritual o pagsamba sa espiritu. Thank you po, Brother Eli Soriano. Mga kasambahay, manatili po kayong nakaantabay dahil mamaya ay makakasama naman natin si Dr. Joseph Lee. Ngayong umaga, dadagdagan ni Dr. Joseph ang kaalaman natin tungkol sa spirulina. Marami ang nagsasabi na mga payat na mula nang uminom sila ng spirulina, lumakas silang kumain at dagdagan ang timbang nila. Pero alam nyo rin ba na malaki rin pala ang naitutulong ng spirulina sa mga matataba o mga obese? Iyan ang aabangan nyo mamaya sa ating usapang pangkalusugan. Pero bago yan, antabayanan nyo po muna sa ilang sandali ang ating balitaan with Miss Kath Dumaraos and Miss Celine Ang. Sa pagbabalik po yan ng Good Morning, Kuya! Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bumagong motor! Gagawa ng hambang para mapaghandaan ng forever. Ayan ka, ha? At harapin ang bukas. Ang may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Kasangbahay.
sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Termino ng panunungkulan ng mga mananalong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections magiging 2 taon na lamang. Mga pribadong ospital, dati na umanong tumatanggap ng mga nursing graduate na hindi pasado sa board exam. Secretary Larry Gadon, mananatili umano sa trabaho kahit tinanggal sa pagkaabogado ayon sa palasyo. Edad ng South Koreans, bakit kaya binawasan ng 1 o 2 taon? At 4 na kupunan na magtutuo sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off, kompleto na. PNP Responders at Senate Sentinels nakuha ang twice-to-beat advantage. Higit 600 mga koleksyon ng tubig ang posibleng makaranas ng water service interruption sa susunod na buwan. Ang detalye sa ulat ni Ray Pelayo. Tag-ulan ngayon, pero isa sa magiging problema ay ang supply ng tubig dito sa Metro Manila. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, mahigit na lamang sa 3 metro, at bababa na ito sa minimum operating level na 180 meters. Nagpasya ang National Water Resources Board o NWRB na ibaba sa 50 cubic meters per second o CMS mula sa 52 CMS ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at makakarating lalawigan para sa buwan ng Hulyo. Nating reply no na kailangan sa agad pa ito ipangupa ng LDG no, na kailangan talaga natin i-manage ito no, yung personal supply at kailangan pagkataan. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, nasa 632,000 na mga koneksyon ng tubig ang posibleng maapektuhan. Kung hindi makararanas ng mga pag-ulan sa buwan ng Hulyo, ay posibleng makaranas ng 6 hanggang 10 oras na water service interruptions. Ito anila ay ang mga nasa matataas na lugar gaya sa bahagi ng Caloocan at Maynila. So we're looking into it naman po na if possible, hindi siya maging worse. Kung baga, ang gagawin po natin is pagawasan po natin yung mga pressure para hindi siya ma-maximize yung number of hours na 10 hours yung worst na ma-experience ng mga customers po natin. Ayon sa MWSS, minamadali na nila at ng mga konsesyonaryo ang pagkukumpuni ng mga tubong may tagas at pagtatayo ng mga karagdagang pasilidad para madagdagan ang supply ng tubig. Nauna dito ay inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pambansang ahensya ng pamahalaan na magbawas ng 10% sa konsumo ng tubig. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandig, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Minamadali na ng Department of Transportation ang pagbili ng mga bagong plaka ng sasakyan. Ayon sa DOTR, posibleng sa susunod na buwan ay kulangin na ng mga bagong plaka ang Land Transportation Office. Narito ang report ni JP Nunez. Binuksan na noong Lunes, June 26, ng Department of Transportation ang bidding para sa procurement process ng blank license plates na siyang ginagamit sa paggawa ng mga plaka ng sasakyan at motorsiklo. Ayon sa DOTR, mula sa 3 bidder, isa ang nakapasa at kinakailangang sumailalim sa detailed evaluation bago desisyonan kung igagawad na sa kanila ang kontrata para sa proyekto. Nakapaloob sa gagawing evaluation ang proof of concept at detailed engineering. Ibig sabihin, susuriin ang materyales na meron ang supplier kung magiging akma ito sa mga makinang ginagamit ng LTO. Kapag nakapasa, tsaka pa lamang irerekomenda ng Bids and Awards Committee na bigyan ng notice to proceed ang kumpanya upang ituloy ang pagsusupply ng mga blankong plaka. So by July we can expect that we will be having an award soon ano if walang madi-disqualify.
Ayon sa DOTR, maaaring sa July ay magkaroon na ng desisyon kung maigagawad sa bidder ang kontrata. Aabuti naman ng 90 days ang unang delivery ng mga plaka mula sa supplier. Nangangahulugan ito na maaaring sa Oktubre pa dumating ang mga bagong supply ng plaka. It's 90 days yung first delivery. Kasi ito, unlike yung ID, kasi na mas maliliit yung items, ano, and printing, ito maraming raw materials ito and mas malaki yung approved budget for the contract, yung volume natin dito. Nasa 1.65 million na piraso ng blankong plaka ang inaasahang darating sa unang delivery nito, habang 11.5 million na piraso naman sa kabuuan ng kontrata. Nauna nang sinabi ng LTO na ngayong buwan o sa Hulyo ay inaasahang mauubos na ang supply ng mga blankong plaka. Sa ngayon, nakadepende lamang ang ahensya sa mga supply na manggagaling sa DOTR dahil sila na ang nangangasiwa ng procurement process. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na ng Lawag International Airport ang higit 200 pasahero at crew ng VietJet plane na nag-safe landing sa Lawag International Airport kahapon. Alas 6 kagabi nang dumating sa Lawag Airport ang replacement plane ng VietJet Airbus A321 na galing Vietnam para sunduin ang mga pasahero ng nagkaaberyang eroplano. Nagsagawa ng unscheduled safe landing ang VietJet Airbus A321 kahapon sa Lawag International Airport dahil umano sa technical problem sa eroplano. Sa ngayon, mananatili pa muna sa Lawag ang nagkaaberyang eroplano hanggang nasa maayos na ang kondisyon nito. Matapos ilunsad ang bagong tourism slogan na Love the Philippines, positibo ang pamahalaan na patuloy nang uunlad ang turismo sa Pilipinas sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Love the Philippines! Determinado ang pamahalaan na gawing tourism powerhouse ang Pilipinas sa buong Asya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maaabot ang target na ito sa pamamagitan ng mga plano na nakapaloob sa National Tourism Development Plan. Nasa 12 milyong annual tourist arrivals ang planong maabot ng Marcos administration. The five-year plan stemmed from this administration's determination to implement programs that will positively transform our country towards being a tourism powerhouse in Asia in the coming years. Inilunsad ng Department of Tourism ang bago nitong campaign slogan na Love the Philippines, kapalit ng It's More Fun in the Philippines. Naniniwala si Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng bagong campaign slogan, magbubunga ito ng mas maraming economic activities at trabaho sa Pilipinas. Kaya naman nananawagan si PBBM sa mga Pilipino na maging influencer o tourism ambassador at ipagmalaki ang kagandahan ng Pilipinas. I call on the entire Filipino nation to allow yourselves to be our country's tourism ambassadors. I enjoin you all to be our country's promoters, advocates, and if I may borrow a coined term in this age of social media, be our country's top influencers. Ayon pa kay PBBM, kabilang sa kampanya ngayon ng DOT ang pagpopromote sa regional products at pagtatayo ng mga infrastruktura para sa mas maayos at mabilis na pagbabiyahe ng mga turista. Para naman sa ilan, akma ang bagong slogan ng DOT sa katangian ng mga Pilipino. Maganda yung Love of the Philippines, sir, kasi mahal natin yung Pilipinas. Mas maganda kasi bago. Luma na kasi yung isa. Dapat maganda kasi love eh. Mahal mo yung Pilipinas eh. Ang ano kasi nun is, sobra natin na minamahal yung Philippines. At sa akin, maganda pa kayong ganyan, love the Philippines. Samantala, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa isang panayam na para maging mas maganda ang travel experience ng mga turista, kailangang ayusin ang mga airport ng bansa. Nakikipag-ugnay na sila sa Department of Transportation upang makapagbigay ng rekomendasyon kung papaano isasaayos ang interior at operasyon ng airport. Ang DOTRA niya ang pangunahing may jurisdiction sa mga airport at magbibigay lamang ang Tourism Department ng suwestyon kung papaano pa mapapaganda ang pasilidad. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Target ng pamahalaan na makapag-deploy ng 400,000 Pilipinong marino ngayong taon. At para maabot ito, pinaiklina ng Department of Migrant Workers ang deployment process ng mga Pilipino seafarers para makasampa agad ang mga ito sa barko. Ang detalye sa report ni Janice Inhente. Ngayong unti-unti na muling bumabalik ang sigla ng maritime at cruise ship industry at tuloy-tuloy na muli ang pagbubukas ng mga job opportunities para sa Filipino seafarers. Humiling ang grupo ng manning agencies na sana ay mapabilis ang deployment process ng mga marinong Pinoy para makasampa na agad ng barko. Yung pag-enroll ng mga barko, minsan napakatagal din dahil nga... it takes 4 weeks. E minsan kasi ang mga ship owners, pagka nangailangan ng shipper, gusto nila bukas, ando na. Kasi mayroong proseso ang DMW na dapat talaga ma-enroll muna yung mga barko. It is a security measure para talagang mayroong barkong pupuntahan ng mga shippers natin. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Cacdac, target ng kagawaran na pabilisin pa ng 1 linggo ang proseso ng pagde-deploy ng mga seafarers. Mula sa 4 na linggo, paiikliin na ito sa 4 hanggang 7 araw at maaari nang makasampa ang mga seafarers sa barko. Binabana natin sa 5 to 4 days, well, 7 to 5 to 4 days, no, ang processing ng mga seafarers sa manning agency accreditation hanggang sa pag-issue ng OEC or ng clearance, no, para makaalis, makasakay sa barko ang mga seafarers. Ikinagalak naman ng mga manggagawa ang mabilis na deployment process ng mga sumasampa sa barko. Kung gagawin po nilang 1 week, it's a good sign po kasi hindi na kami maghintay ng 4 months, 6 months, like po nung before ng work. Nung nag-apply po ako, umabot ng 6 months, 4 months yung paghihintay ko po. Hindi masasayang panahon namin kakahintay dito sa Pilipinas, nakakalis agad lahat. Target ng pamahalaan na makapag-deploy ng 400,000 seafarers ngayong 2023. Ayon kay Yusek Cacdac, bumabalik na ang sigla ngayon ng global maritime industry at marami na ulit na mga oportunidad para sa mga marinong Pinoy. Kasunod na rin ito ng ginawang pagkilala ng European Union sa Seafarer Certificate ng mga Pilipino. We are going back to the pre-pandemic levels, but not there yet, but yun nga, we will best the 2022 record on track, no? To best the 2022 record to breach the 400,000 mark. So we're hoping and praying na mga job facilitation efforts na katulad nito ay magbibigay ng trabaho at mauugnay ang seafarers sa mga trabaho. Mas marami ngayon ang mga cruise vessels kasi nagbabalik na nga ang tourism. So nangailangan ngayon ng mas maraming hotel staff, mga marino na sasampa sa mga cruise vessels. Kahapon, halos 3,000 job applicants ang nagsumite ng kanilang aplikasyon sa kauna-unahang Seafarers Job Fair ng DMW. 1,500 na mga trabaho ang binuksan para sa ratings at officer positions at iba pang job vacancies sa cruise ships. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iminungkahi ng Philippine Federation of Professional Associations sa pamahalaan na magkaroon ng scholarship para sa mga nursing students upang matugunan ang kakulangan ng mga nurse sa bansa. Ayon sa grupo, dati nang tumatanggap ng mga nursing graduate ang mga pribadong ospital upang gawing mga assistant. Narito ang report ni Gladys Towabi. Walang nakikitang masama ang Philippine Federation of Professional Associations sa pagkuha ng mga hindi pa lisensyadong nurses para magsilbi o tumulong sa mga ospital. Ayon kay Dr. Benito Atienza, Vice President 3 ng PFPA, dati nang tumatanggap ang mga pribadong ospital sa bansa ng mga nursing graduate na hindi papasado sa board exam. Matagal na pong ginagawa yan ng mga private hospital at sa katunayan tinutulungan nila ang mga ito para maipasa at sila ang nagbibigay ng ayuda para sila ay makakuha ng board exam. Kailan lang ay inihayag ni Health Secretary Ted Herbosa na bigyan ng trabaho bilang nursing assistant ang mga nursing graduates na hindi pa pumapasa sa board exam.
Ito ay upang matugunan ang shortage of nurses sa mga ospital at matulungan rin ang mga itong makapaghanda sa board exam. Samantala, inirerekomenda rin ni Dr. Atienza sa pamahalaan na magbigay ng scholarship sa mga nais kumuha ng nursing. Pero natin mag-offer ng mga nursing courses sa ating mga state university, damihan nila, pero dapat hindi naman bababa yung kalidad. At siguro kailangan pa rin magdagdag tayo ng scholarship para sa ating mahihirap na nga mga kababayan, mga estudyante, para makapasok ng nursing. Panawagan din ito na gawing pareho ang sahod ng mga nurse sa private at government hospital. Ang iba, nagte-training sa mga private hospital, lalo na sa mga level 3, tapos lumilipat sila sa mga government hospitals kasi mataas ang sweldo doon. Ayun, dapat siguro ang tuunan na mapa-sweldo ng mga nursing na graduates natin sa private. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, kada taon nasa 5,000-6,000 nurses ang umaalis sa trabaho sa mga pribadong ospital upang mga ibang bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging 2 taon na lamang ang termino ng panunungkulan ng mga mananalong kandidato sa halalan para sa barangay at sanggunitang kabataan election sa Oktubre ngayong taon. Posible naman umanong iapila ng mga senador ang naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pagpapaliban ng BSKE noong nakaraang taon. Narito ang report ni Dante Amento. Kung ang mga kasalukuyang barangay at sangguniang kabataan official ay lagpas na sa itinakdang panahon ang kanilang panunungkulan dahil sa ulit-ulit o ilang beses nang naipagpaliban ang eleksyon, kabaliktaran naman ito sa mga mahahalal na barangay at SK official sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa October 30 nitong taon. Ayon pa kay Senador Francis Tolentino, nasa 2 taon mahigit lamang sila uupo sa pwesto. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, pagkatapos ng eleksyon sa Oktubre, ang susunod na halalang pambarangay at SK ay gagawin sa unang Lunes ng December 2025. Samantala, posible umanong iapila ng mga senador ang naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ipinasang batas ng Kongreso na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections nitong nakaraang taon. Magpupulong ang Senado kung magpa-file kami ng motion for reconsideration. But we respect the decision of the Supreme Court as a co-equal branch of government. We agree that there should be periodic elections. Napahaba yung postponement ng barangay. Samantala, ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, walang epekto sa paghahanda sa darating na BSKE ang desisyon ng Korte Suprema. Ito ay partikular na nakatuon sa political department ng pamahalaan para maging pamantayan sa hinaharap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatili bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation si Larry Gadon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, batid ng Malacanang ang kasong kinakaharap ni Secretary Gadon sa Korte Suprema. Ngunit naniniwala niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang Presidential Advisor ang estado niya sa pagkaabogado. Ito ay bagay niya na personal na dapat harapin ni Gadon. Dahil dito, ayon kay E.S. Bersamin, mananatili bilang Presidential Advisor si Secretary Gadon dahil maraming mga bagay ang dapat magawa sa anti-poverty programs ng Pangulo. Naniniwala rin aniya si PBBM na magagawa ng maayos ni Gadon ang kanyang trabaho. Sinusuri na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga reclamation projects sa Manila Bay dahil sa umano'y nakita mga paglabag sa ilang proyekto. Pero ang problema, posible ring maapektuhan ito ang ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Narito ang ulat ni Bernadette Tinoy. Nagsasagawa na ng impact assessment ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa ginagawang reclamation projects sa Manila Bay. Ayon kay Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga, may ilan na silang nakitang paglabag sa mga isinasagawang proyekto. Dagdag pa ni Loizaga, nakikipag-usap na sila sa ilang partido kaugnay nito.
Globally po ang practice, whenever you have several projects in a single ecosystem, you need a cumulative impact assessment. And so we are undertaking that. Ngunit may ilang komplikasyon na nakikita ang opisyal. Ayon kay Luizaga, posibleng maantala ang ginagawang rehabilitasyon sa Manila Bay dahil sa ginagawa nilang evaluation. So we have a mandamus that we need to implement. That's by law already, by the decision of the Supreme Court. And we need to also now actually evaluate the cumulative impact of all of those projects together. Para naman sa grupo ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakay ng Pilipinas o Pamalakaya, noon pa ay may paglabag na ang mga itinatayong reclamation projects sa Manila Bay dahil maraming mangingisda ang nawalan ng hanap buhay at nasira rin ang marine resources sa naturang lugar. Totally, pinatay mo yung corals, pinatay mo yung mangrove area, pinatay mo yung mga seagrasses. Totally, pinatay mo yung Manila Bay. Hiling din ng pamalakayan na itigil na reclamation projects at mas tutukan na lang ang pagsasaayos ng kalikasan sa Manila Bay. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Bumaba na ang naitatalang volcanic tremor sa paligid ng Bulkang Mayon. Pero sa kabila nito, mahigpit pa rin itong binabantayan ng FIVOX. Mula sa Legazpi Alpay, may report si Brian Baldarahe live. Brian, good morning. Good morning, Celine. Good morning sa ating mga kasambahay. Matapos nga, Celine, makapagtala ng mataas na bilang ng volcanic earthquake ang Bulkan Mayon sa mga nakaraang araw. Kahapon, June 29, ay bumaba ito matapos makapagtala lamang ng isang volcanic earthquake sa loob ng 24 na oras. Ayon sa ulat na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, kahapon bagamat kumaunti ang naitalang pagyanig sa bulkan, bahagya naman dumami ang naitalang rockfall event sa bulkan kung saan nakapagtala ito ng 372 rockfall events, mas marami sa naitalang 241 rockfall events na naitala noong Martes, June 27. Nakapaglabas din si Lynn ang bulkan ng 964 na tonelada ng sulfur dioxide at umabot sa 800 metro ang taas na inilabas na singaw ng Mount Mayon, habang kinakitaan pa rin ng pamamaga ang dalisdis ng bulkan. Ayon sa FIVOX, ang mabilis na pabago-bago ng mga naitatalang pagyanig sa bulkan ang nagpapatunay na mababaw lamang o mahina ang enerhiyang pinanggagalingan ng mga naitatalang volcanic earthquake. Samantala, kahit bahagya ng bumaba ang naitalang mga pagyanig sa bulkan, hindi naman inaalis ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang posibilidad pa rin na pagkakaroon ng malakas na pagsabog sa bulkan. Kaya patuloy pa rin ang ginagawang paghihigpit ng ahensya sa pagbabantay nito sa mga aktibidad sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Lang Mayon can demonstrate sudden explosion. Kaya siya actually slow onset hazards because we have enough warning. Pero may ugali siya na sudden explosion to become sudden natural hazard. Yun ang ina-anticipate natin. Kaya makinig lang dahil ang countermeasure natin is distance. Sa ngayon, si Lynn, aabot pa sa 5,749 na pamilya o katumbas ng 20,882 na individual ang kasalukuyang namamalagi pa rin sa 28 evacuation center dito sa probinsya ng Albay. Si Lynn. Brian, natutugon na naman ba ang mga pangangailangan ng ating mga evacuees dyan sa may Albay? Kulang ba or sapat ba ang naibibigay sa kanila na tulong? Sili sa ating ginagawang pag-iikot araw-araw dito sa mga evacuation center dito sa Albay, ayon sa ilang mga evacuee dito, bahagya ng gumaan yung kanilang mga pamumuhay dahil sa pagtugon na ginagawa ng ilang mga lokal na pamahalaan dito, kaugnay sa kanilang mga kahilingan o doon sa problema nga dinaranas nila nung mga unang linggo nila dito sa mga evacuation center. Particular na nga dito yung pangangailangan sa tubig at yung pangangailangan sa mga
mga palikuran si Lynn. Pero sa mga nakausap nating mga evacuee ay ayon sa kanila ay tuloy-tuloy naman yung ginagawang pagtugon ng gobyerno, lalo na doon sa pangangailangan din nila doon sa mga family food packs si Lynn. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Legazpi, Alpay. Bibigyan na uli ng ayuda ang mga evacuee sa Santo Domingo, Albay na nagre-reklamo sa kawalan ng relief goods. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa iba pang grupo o organisasyon na maaaring makatulong sa kanila. Ang detalye sa ulat ni Alan Manansala. Sabi-sabi na ipo mo. Matagal man. Dito sa ngayon bagasmi. Madong kilo na sana iya. Bad mag-rasyon niya. Pang 1 week na po muna naman. Ito ang hinaing ng ilang residenteng lumikas mula sa 7-kilometer extended danger zone ng Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Mula umano nang ilipat sila ng evacuation center mula sa Santo Domingo Central School patungo sa Sitio Bicol, Barangay Salvacion, hindi na sila nakatanggap ng ayuda. Hindi na po na ano, wala muna naman. Deman po nakatanggap. Ngunit paliwanag ni Engineer Ed Balidoy, ang head ng Operation Center ng LGU Santo Domingo, ang family food packs buhat sa Department of Social Welfare and Development o DSWD tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, kaya ang pamamahagi ng kanilang ayuda ay kada 3 araw. Pinipacing lang namin dahil baka mag-over, ano naman tayo, bukas sir, magbibigay kami. Kasi may nagbigay sir nung every 3 days, may nagbigay, binibigyan naman every 3 days. Wala naman yun, wala namang ano yun sir na hinagbibigay. Nagbigay lang nung Linggo, o di 3 days na yun, bukas, magbigay naman kami. Ang provincial government ng Albay, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga non-government agency na nagnanais ring magbigay ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa datos ng DSWD, umabot na sa mahigit 90 milyong pisong halaga ang naipamamahaging tulong mula sa mahigit 5,000 displaced families dahil sa pag-aalboruto ng Bulkan Mayon, kabilang na ang 24 na milyong piso mula sa non-government agencies. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong Pakistani at isang Romanian national ang inaresto ng pulisya matapos sirain ang watawat ng Pilipinas sa Ternate, Cavite. Narito ang ulat ni Benedict Samson. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines ang tatlong Pakistani at isang Romanian matapos sirain ang watawat ng Pilipinas sa bayan ng Ternate sa Cavite noong Lunes, June 26. Kinilala ang 4 na suspect na sina Sharon Mansour, Shahid Mansour, Shamail Jalal at Yuyowan Oprescu. Ayon sa investigasyon ng Ternate Cavite Police, patungo ang mga suspect sa isang resort sa naturang bayan ngunit sumama ang loob ng mga ito matapos maipit sa mabigat na daloy ng trabiko. At nang makarating sa bahagi ng Marine Base Gregorio Lim ay hinila nito ang watawat ng Pilipinas na nasa flagpole para sirain at itapon pa sa madabong bahagi ng kampo. Dito na inaresto ng nakaduting Marine officer ang mga suspect at itinurn over sa Ternate Cavite Police. Sa isang pahayag, mariing kinundina ni Calabarzon Police Regional Director, Police Brigadier General Carlito Gases ang ginawa na ito ng mga nabanggit na Borre National na ani ay hindi lamang kawalang galang kundi paglabag sa simbolo ng dignidad ng bansang Pilipinas. Ayon pa sa General, anuman ang lahi ay dapat bigyang respeto ang bandila na representante ng national identity at soberanya ng bansa. Paalala na rin anya ito sa lahat upang maituro ang importansya ng isang national symbol na may dignidad at binibigyan ng karampatang paggalang. Nakikipag-ugnayan na rin ang Police Regional Office 4A sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation ng mga naarestong foreign national. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabawasan ng edad ang South Koreans matapos na pawalang bisa ang traditional na age system. Simula June 28, epektibo na ang bagong age counting law sa bansa. Ang detalye sa report ni Amiel Pascual.
Naging mas bata ng 1 o 2 taon ng South Koreans matapos na pawalang bisa ang traditional age counting system sa bansa. Sa pag-iral ng bagong batas simula June 28, araw ng Miyerkules, ang international age na lamang o ang mismong araw ng kapanganakan ang gagamitin ng mga Korean. Ang South Korea ang huling East Asian country na gumamit ng isang pamamaraan ng pagkalkula ng edad. Nagdudulot ng pagkalito ang sinauna o tradisyonal na pagbilang ng edad hindi lamang sa mga foreigner kundi maging sa mga Korean na pumupunta sa ibang bansa. Umaasa naman ang pamahalaan na maiiwasan na ang pagkalito dahil sa pag-iral ng pagbabago sa age counting system ng bansa. Gayunman sa ilang areas gaya ng school year at eligibility para sa compulsory military service, mananatili muna ang pag-iral ng isang age system na kilala bilang year age. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inalerto na ng mga otoridad ang maraming residente sa Canada at US punsod ng delikadong kalidad ng hangin dulot ng nagpapatuloy na Canadian wildfire. Para sa detalye ng balita, may report si Christopher Fugaban live mula sa Montreal, Canada. Yes, Christopher. Good morning, Kuya. Good morning, Kat. Naglabas na ng mga air quality statements sa ilang bahagi ng Canada, kabilang ang Northwest Territories, Ontario at dito sa Quebec ngayong Linggo, bunsod ng patuloy na epekto ng usok mula sa mga wildfires sa bansa. Payo ng mga officials, limitahan muna ang outdoor activities, lalo ang mga bata, matatanda at mga may respiratory medical conditions. Kat, gayon din naglabas ang Environment Canada ng impormasyon patungkol sa air quality health index na mga katulong sa pagmonitor ng kwalidad ng usok. A fire season has started and we are seeing its widespread impact with poor air quality across the country. Dagdag ng Health Minister na laging tignan ang air quality health index sa kanilang mga weather updates at laging bantayan ang air quality sa kanilang mga rehiyon. Samantala, apektado rin ng usok ang halos 87 milyong tao sa Estados Unidos, partikular sa siyudad ng Detroit, Chicago at Minneapolis. Ayon sa National Weather Service, nananatiling delikado ang hangin sa mga susunod na araw hanggang bukas, araw ng Huwebes sa bansa. Ngunit inaasahan din ang mga pag-ulan na makakatulong sa pagpapainam ng weather conditions. Yan ang latest dito sa Montreal, Canada. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Christopher Fugaban, mula dyan sa Canada. Nagkulay dugo ang tubig sa isang pantalan sa Japan, dahilan upang maalarma ang mga residente. Humingi naman ang paumanhin ang Orion Breweries, isang beer factory, dahil nag-leak ang isang food coloring dye sa ilog, dahilan upang magkulay pula ang tubig sa pantalan. Git naman ng kumpanya, hindi ito banta sa kalusugan. Nag-sorry ang beer factory dahil sa idinulot ay pagkabahala ng insidente sa mga residente ng Nago City sa Okinawa. Itinuturing na pinakamahal na artwork sa Europe ang late life masterpiece ng Austrian artist na si Gustav Klimt matapos na maisubasta sa halagang 108.4 million US dollars o mahigit 6 billion pesos. Naipagbili ang Damit Fasher o Lady with a Fan sa isang buyer sa Sotheby's pagkatapos ng 10-minute bidding war para sa hammer price na 74 million pounds. Kabilang naman sa mas mataas ng final figure ang charge bukod sa sale price na kilala sa tawag na buyer's premium. Higit na mas mataas ang sale price of pre-sale estimate na 80 million US dollars o 4.4 billion pesos. Rumesponde ang embahada ng Pilipinas sa Riyadh sa mga Filipino pilgrim na stranded sa Muzdalifa, Saudi Arabia, araw ng Miyerkules, June 28. Sa gitna ng matinding init ng panahon, daan-daang libong Muslim pilgrims ang nagtungo sa annual Hajj pilgrimage kung saan napaulat ang mga kaso ng sunstroke at heat exhaustion. Agad namang nanawagan ang embahada sa Saudi authorities, kabilang na ang Ministry of Hajj and Umrah at local ambulance services na rumisponde sa sitwasyon. Nakarating na ang response team ng Philippine Embassy sa Muzdalifa upang tulungan ang mga kababayan.
na i-transport na rin ang mga ito sa Mina. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate General sa Jeddah at Migrant Workers Offices sa Saudi Authorities upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng Pinoy pilgrims. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Isaiah chapter 34 verse 16, "Seek ye out of the book of the Lord and read, no one of this shall fail, none shall want her mate, for my mouth it had commanded, and his spirit it had gathered them." Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang GMK News. Sambay, usapang pangkalusugan. At ngayong araw, syempre kasama natin si Dr. Joseph Lee, ang ating urologist. Favorite urologist. Good morning, Dr. Joseph. It's a Thursday. Good morning, Dr. Kamusta kayo? Si. Hola. Magandang umaga sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon sa GMK. Natutuwa ba kayo? Bumalik na ako. Siyempre, Dok. Kasi wala kayong magagawa. Kasi sabi ko nga, pag Huwebes, ito ako. Na-miss namin yung wala kaming magawa. Wala kaming magawa. Hindi. Pag-usapan natin ang ano ba? The big word? Big obesity. Word. Hindi lang kasi parang obesity, parang taba-taba, no? Oh. Kasi parang usually kapag ka napapag-usapan si spirulina, Doc, parang more on sa mga deficiency siya. Yes, parang sa mga parang pang-supplement nga sa mga kulang natin. Ito naman, sa mga medyo sumobra naman. Yes, pero hindi, pag-usapan natin in a bit na why is obesity significant, lalo na pag pinag-uusapan ang pag-inom ng spirulina. Mm. Lagi kasi natin, guys, pag-uusapan kasi or iisipin na pag may iniinom tayo, lalo na suplemento, is it worth it sa mga kondisyon? Maaring yung kondisyon is not medical, but physically involved. Ngayon, ang topic natin, the big, parang yung word rin, the big, natatawa ka. The big topic is obesity. Actually, obesity is now a problem globally, no? I think you will agree with me, no? Kasi, di ba, we have obesity problems in children because of the processed food and the fast food, di ba? Lalo na sa Amerika, problema yan fast food. Di ba? Is it important that we measure the caloric content? Is it important that we measure the BMI, di ba? Basal Metabolic Index. Paano mo gagawin yan? Minsan naman, kasi pag in-assign mo yan sa mga individual, hindi naman nila na-follow, di ba? Is it important that the lifestyle should change when we talk about obesity? Yes, of course, no? But how do we control the lifestyle? Kung yung lifestyle mo, hindi mo ring siguro ginagawang tama. Di ba? Sinasabi ko ngayon, kasi minsan sinasabi natin, do lifestyle, tinong pinapakita dyan, ang ganda. Oo, di ba? Tuwan-tuwa siya sa kanyang tummy. Kaya parang, ano ba ang correct measurement in order to prevent us from obesity? No? Simulan natin sa intake of food, di ba? So when you talk about intake of food, ano ang mga elemento that can trigger later on na maging obese ka? Okay? Number one. One is, of course, sugar. Naku po. Yeah. Alam mo yan, chef ka. Sugar. So ano ang sugar na ano? Kasi sugar should be in certain amounts na pwede para hindi
ikaw tumaba. Mm-hmm. Diba? Number two is yung fatty acids natin. Diba? Like, meaning the yung cholesterol, yung taba okay. mismo, taba, it should be in constant moderation. Mm-hmm. Na hindi tayo magtataba. Pag sinabing tataba ka kasi, i-equate mo yan kasi hindi na-absorb, hindi na-process, hindi nagawa ng paraan para magamit sa tamang function niya. Like your sugar is for energy. But if you do not have a good lifestyle na kagaya ninyo, di ba? Ian, Joshua, nagbabasketball, nag-gym, paano mo? Anong lifestyle yan? Hindi nagagamit. Nakahiga ka sa sopa? Mm-hmm. Is it a lifestyle? Mapoproseso yung sugar mo? Mm-hmm. Diba? Hindi mayu-use into energy because mm-hmm. sugar is used for energy. Yes. And live feed or yung taba na sinasabi natin, nakakukuha natin sa pagkain, yung mga live feeds, can be a secondary energy. Diba? Ang proteins natin, yung protina, ang protina kasi is for functional for our muscles, for repair. Hindi yan nako-convert kadalasan initially for energy. More sugar. Eh, ang problema kasi yan, pag kulang yung dalawa, yung protein mo mako-convert energy, it becomes a different cycle. So, yun ang ano natin, di ba? Mm-hmm. So, ano ba ang sugar natin? So, ang sugar natin, pwedeng makontrol ng spirulina because your spirulina has a content that is similar to insulin. Wow. Content okay, similar. Oo, okay. Your content. Mm-hmm. Ang insulin kasi, yun ay meron sa pancreas natin, no? Your island of Langerhans, no? Yung mga cells niya, they are named as islands of Langerhans. Nagsisecrete siya ng insulin. Di ba na naririnig nyo minsan sa mga individuals na pag may diabetes? Diabetes kasi mm-hmm. dalawa yun. Yes. Type 1 and type 2. The type 1 is the juvenile. Mm-hmm. Since birth, meron na. Meron ka ng diabetes. Mm-hmm. Yun ang mga taong nag-i-insulin. Okay. Kasi yung pancreas mo, lapayata, yun in Tagalog, no, cannot produce enough insulin. Cool. The okay. insulin is the one that controls the sugar levels. Mm-hmm. Okay? Yung proseso. So, yun ang type 1. Type 2 is the adult type of diabetes wherein maaring yung lifestyle mo sa pagkain mo mm-hmm. or during the time of your development, inabuso mo yung sarili mo. Ano inabuso? Di ba like ko sinasabi, mahilig ka sa cake, mahilig ka sa pastry, mm-hmm. lahat, di ba? Ang masasarap. Lahat ng masasarap na matamis. Mm-hmm. Ninuknuk mo sa bunganga mo, di ba? Bawa sasabihin mo, wala naman akong diabetes eh. Meron lang akong history. Meron lang akong family history na gano'n. Eventually, you will end up having diabetes. Mm-hmm. Oh. So, that has to be controlled. No? Yung type 2 kasi usually pwedeng oral medication. Mm-hmm. Okay. Now, your spirulina has an effect that's similar to insulin that can lower and your glucose levels. Mm-hmm. Wow. Similar to insulin. So pareho, meron siyang substance na pareho sa insulin na sinisecrete ng pancreas na pwedeng i-lower ang glucose level. So pag lower ang glucose level into such aspect na adaptable yung katawan, ang ibig sabihin, pwede sa katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, meron tayong sugar na ginamit, meron tayong sugar na kailangan maproseso kasi hindi siya pwede ma-stock. Mm-hmm. You know, our substance has to be processed and utilized. Mm-hmm. Kasi pag mag-stock siya, yung iba, nagiging hindi maganda. Okay. Alam mo yun? Doon na nagsistart. Parang di ba nag-stock ka ng mga delata. Mm-hmm. Hindi mo kinain kasi feeling mo expire. Oo. Wag muna, dyan muna. Hindi mo kinain 2 years, nag-expire. Mm-hmm. Nagiging masama, di ba? Okay. Tama yun. Okay, so that's number one. Number two is, it tends to control the lipid.
When you say lipid, yung mga ano lipoproteins natin, because of your phycobiliprotein, di ba may phytocyanin tayo sa spirulina? Because your spirulina has your phycobiliprotein. Ayun pa lang marinig. Parang ngayon natin na-discussion na doon. Yes, because this is very specific to the lipids. Okay. Ang lipids ay taba. Mm-hmm. Yun yung LDL mo, di ba? Mm-hmm. Low density lipoprotein. LDL. Ha? And your high density lipoprotein. Mm-hmm. Inuunti-unti ko pag ano, para hindi tayo maano ng mga terms medical. So these are very significant kasi this measures your cholesterol level. Mm-hmm. Di ba pag nag-blood exam tayo, ano mini-measure natin? Total cholesterol, di ba? Mm-hmm. Total cholesterol, kabuong cholesterol. Parang tiningnan ka, pag in-scan ka, oh, gano'ng karaming taba. Ako po. Then your triglyceride, your triglyceride measures the cholesterol that have come into smaller molecules na sa bloodstream mo. Okay. Yun ang mga nakakatakot, lalo na pag pumunta sa puso, sa blood vessel. Yes, sa blood vessel. Okay. Oh, triglyceride. Diba? Then yung lipoprotein kasi, ito yung mga LDL, HDL, yung mga VLDL, very high density lipoprotein. These are very, very important for the production and utilization ng katawan. Okay. Alam mo yun? Ibig sabihin yun ang ginagamit sa brain, ginagamit sa other system. Now, ano ang meron sa spirulina? Your spirulina has LDL receptor blockers. Blockers ng LDL. Okay. Diba? Ibig sabihin, yung mga excess, hindi niya pinaparami na maikoconsume niya yan, napoprocess. Alam mo yun? Mm-hmm. Kasi yung cells natin, minsan, pag andyan na yung taba, example, didikit yung taba, mamumuo, magiging cellulite. Ah, diba? Okay. Cellulite. Very basic that we, kunya itong cell, na nahimik, nandito na yung taba. Tinakot niya. Chok! Isa pa. Ano mangyayari? Cellulite. Tataba ka ng tataba. Okay. And you know, your fat or adipose tissues are very expandable. Okay. Kaya nga, obese ka eh, di ba? Ang cute, ang chubby, ganun, di ba? Ganun na yung tsura, di ba? So, ganun. So, ang purpose ng spirulina, they have this LDL, HDL receptor blocker. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag andyan na yung sitaba, nandito yung cell mo, di ba, merong magbablock. Hindi siya ma-attach. So, pag hindi na-attach itong taba, anong gagawin? Yung body mo has to utilize this. Mababurn siya eh. Okay. Magagamit. Oh, magagamit kasi wala siyang attachment. There is no attachment to be lazy. Kasi pag nagpunta na siya sa cell, sabit na lang siya. Ay, wala na. Kapit na siya doon. Kapit na, di ba? Di ba minsan pag, ano, kunyari, if you're tired, example lang ah, andiyan yung sopa. Yung kasi yung sopa mo, parang cell mo. Mm-hmm. Pag ikaw, tulog ka. Wala na. Tulog na. Pag tinawag ka, wali ka na, bilis. Wala na. Tulog. Ganun din yun. Okay. So this is what is important, why lagi natin sinasabi, even in yung mga discussion natin, that spirulina will help to regulate your sugar and very important for diabetes. Mm-hmm. Di ba? Okay. Type 1 or type 2? Bumababa ang blood sugar levels mo. Hindi naman bumababa, nagiging hypoglay ka. Pag hypoglay, matay ka, magano. Bumababa siya in the level na normal. Yun. Di ba? So, nakakatulong sa pag-regulate. Mm-hmm. Second, sinabi natin because of the receptors that we have, your spirulina can control the fatty level, the fatty levels or yung mga lipids natin. Yes. Kaya it prevents what? Fatty liver. Ay, okay. Naalala mo, hindi ko alam kung na-explain ko na before. Di ba pag yung may fatty liver ka, yung hindi na proseso na taba, babalutan yung atay mo. Di ba? Fatty liver. Pag dumami ng dumami ang taba, it becomes cirrhotic. Masisira. Di ba? Okay. Then, ito, because of these receptors, it will help regulate
yung mga hypercholesterolemia, hyperlipidemia. Pag sinabing hyperlipidemia, mataas ang lipids. Ha, guys? Okay. Pag sinabing mataas ang lipids, ano yun? LDL, HDL, yun ang ano, ha? Pag hypercholesterolemia, ano yun? Mataas ang cholesterol. Yun di ba sinabi ko pag in-scan, isang scan, hoy, cholesterol mo, ganon. May specific siya. So, yun ang very, very good. If this can be controlled by your spirulina, then your obesity will be, ano, obliterated. Wow, obliterated. Mawawala, hindi ka na maging obese. Yun. So, question, para naman po dun sa mga obese na natin ng mga kasambahay, no? Dun sa medyo nagkalaman, ganyan. Yung pag-take po ba nila ng spirulina, katulad po nung sa average, or kailangan nilang mag-increase ng dosage? Pwede sila mag-increase because andun na sila sa state eh. Kasi you have to remember na yung obesity, meron stages rin yan. Diba? Pati yung pag-inom, may stages. Yung severe obese, yung talagang ano na, talagang mataas na ang ano nila yung cholesterol level. So pwede mong i-increase, 'di ba? Up to a maximum of 10 tayo, 'di ba? Mm-hmm. So you can, if initially you can take it at 4, you can take it at 6, you can probably take it at 8. Okay. Diba? Dok, masasabi po ba natin na ang spirulina, nagsusuppress din po siya ng cravings po? Yes. Okay. Isa yun sa mga... It has your alpha-hydroxy, alpha-methyl, iflarbutyryl acetate. Kaya hindi ko sinabi. Kaya pala hindi masyado nababangin. Basta hindi ka masyadong tataba. Hindi ka masyadong gutumin. Yun, that is the molecule. That is the molecule that will suppress yung ano yung cravings mo. Kaya kayong guys, di ba, minsan nasabi mo even before Joshua, pag hindi ka kumain pero ininom mo yung spirulina because it is high protein. The high protein that you have is your phycobiliprotein. Yung kanina nabanggit, no? Kaya hindi ka parang gutumin. Parang yes, kasi you have you're taking in high protein. Di ba? It's high protein but not high fat. Okay. And high glucose food, di ba? Okay. Tama ba yun? So yun yun. Ang haba ito. Ang matandaan ko doon. Alpha-methyl, alpha-hydroxylil, alpha-methyl, alpha-glutaryl acetate. Alpha-hydroxylil. Pag iba yan, nako. Baka mabalik ka lalo mag-crave. Pero doon, sabi nyo kanina na yun nga, binablock niya yung mga receptors natin sa mga fats, LDL, ganyan. Yeah, so kapag kunyari na-block na po, hindi naman ibig sabihin ito pagka-binlock na ng spirulina itong mga taba na to, eh mawawala na lang siya. So kailangan pa rin natin ng, kumbaga, kailangan pa rin natin mag-exercise or gumalaw para magamit natin itong mga na-block na to. Actually, yung tanong mo kasi, we need fat. We need fat. Cells, fatty liver, fatty acids. Kailangan natin. No? Okay. Your brain has certain lipoproteins. Alam mo ba yung brain natin may taba? Kailangan ng taba pa. It is survived by fat and ano, a bit of glucose. Okay. Diba? Kaya pag kumain ka ng utak, mataba yan. Mga utak na. Di ba may iba kumakain ng ano? Yes, it has lots of cholesterol. Your brain survives through the fat. Because why? Because it's difficult because pag-iisipin mo, magaling ang Diyos mag-form, mag-ano na. It, bakit taba ang in order for it to work? Meron, mas maganda ang ano, yung molecular structure ng mga lipids when it comes to yung structure, anatomical structure kaysa ng brain sa... kaysa iba. So it tends to fit the brain. 'Di ba yung brain natin kasi malambot 'yon. 'Di ba? You have your white matter, your gray matter. So mas gusto nila yung energy na binibigay ng mga lipoproteins. Okay, mas maganda pala. Yan ang gawa ng ano eh ng Diyos. Hindi natin ma sometimes it amazes us, 'di ba? Pero ganun. So kailangan 'yon. But yung balik tayo sa tanong mo,
you have to have that level ng normalcy. Ibig sabihin normal. Mm-hmm. Kasi pag hindi normal, you have to remember, your liver will do so much. Mm. Ang atay natin, hindi mo siya pwedeng i-overwork. Kahit na bayaran mo pang overtime yan. Hindi mo babayaran yan. So hanggang dito na lang yan. Eh ngayon, pag pinudpod mo ng taba, ng lipids, hindi niya mapuproseso. Mm-hmm. So babalutan siya. Okay. And after that, natapos na, kunyari, nabalot na yun, you get fatty liver, di ba? Mm-hmm. It will go to other aspect of the body, yung mga hindi na proseso. Mm-hmm. So your spirulina has this receptor in order to control the rest of the. Mm-hmm. Diba? Kaya ka po nang tanong kasi dahil nga obesity po yung topic natin. Baka po kasi magkaroon ng impression sila na pag uminom sila ng spirulina, parang automatic mawawala lang. I know. It's not automatic na magical mawawala, mawawala yung mga taba na. Ang atin kasi is like it will help regain you to the normal BMI mm-hmm. and yung weight management mm-hmm. mo, ha? Para sa mga viewers natin, yung weight management mo at least babalik, okay. 'Di ba? Mm-hmm. So gradually yan, your spirulina will correct your mm-hmm. glucose. Ayun. Now, kung nagme-medication ka na, siyempre sasamahan mo na medication. Mm-hmm. Pag mataas yung mga cholesterol levels mo, mga hyperlipid levels mo, makokorek niya, ma-adjust. 'Di ba? So at least at that point na pag na-okay ka na and you change your lifestyle, di ba? You change your lifestyle, di ba? Mag-exercise ka, you walk, ganun. At gradually, your obesity status will be normalized. Pero Doc, sa pag mga ano naman, pag sa mga time naman, paano po, kung gano'n po ba katagal na sa pag-take po ng spirulina na makaka-feel sila ng mga changes or effects sa obesity nila? Then you have to take your weight, take measurements. Mm-hmm. Every 2 weeks po ba to, Doc? Or 2 weeks? Well, every week eh. Every week dapat nag... Pwede rin naman. Mm. 2 weeks is okay para mas maganda yung ano. Changes. Saka pero, mas makikita mo yung changes. Average mo. Oo, magaganda. 1 month is a bit matagal. Mm. Or minsan sa sa mga kaibigan mo, di ba? Yeah. Ayan, sabi, uy, pupayat ka na. Sila napapagkailin. Uy, yung ano mo, yung belly mo, nawawala. yung jelly mo. Kilig jelly. Oh, yun mga gano'n. Mm. Diba? Pero Doc, sa mga cases na may mga type 2 diabetes naman na meron silang insulin resistance na nag-lead na nga din sa obesity dahil nga parang, yun nga, yung symptoms, yun nangyari dahil nga type 2 diabetes yung meron sila dahil sa lifestyle nila. Mm-mm. Makakatulong din po itong spirulina, hindi lang sa mga type 1 diabetes na patient. Yeah, because of, di ba sabi ko, meron siyang substance na will act like an insulin. Kahit resistant na siya. Kahit na ganun, at least na-stimulate niya yung islands of Langerhans mo mm-hmm. sa pancreas to activate. Mm-hmm. Diba? So in mm-hmm. essence kasi, when you take in spirulina, it does a lot of things na yung organ system mo na hindi na nagagawa masyado. Mm-hmm. Diba? Wow, kasabay, kailangan pa rin natin yung fats and sugar, pero bawal tayo sumobra. Yes. Moderation. Sa mga kasangbahay natin na medyo nagkaroon ng laman-laman nga, no? At kung makikita natin na parang nandun na tayo sa topic natin ngayon, eto, makakapwede nating subukan ng spirulina. At Doc, meron po tayong mga social media questions. Ito po galing kay Luz Garcia. Doc, mabisa po ba ang spirulina para sa mabilis mahapo or mapagod? Pwede din po kaya na ito lang pong inumin at hindi na mag-take ng vitamin C? 48 years old po ako. Marami pong salamat sa kasagutan. 48, okay. Yung una, yung pangalawa niya, vitamin C has its own mechanism. Diba? So, maraming work yan, vitamin C, not only for the blood, for the respiratory, for the yung katawan natin. Mm-hmm. Now, your spirulina has a different function in itself, mm-hmm. di ba? So, ang ano ng function niya kasi is with the substance that it has na pwedeng
siyang makatulong with other system, no? With regards to yung hapo o yung respiratory o yung sinasabi natin mga allergies, nakakatulong siya because of your mga phytocyanin, yung anthocyanin natin na meron sa spirulina. Yun. No? So, yun ang ano. Maganda sabay para miss. May vitamins tayo and may spirulina. Yes. So, yes. Powerful. Yeah. Oh. Pero ito po, Doc, another question naman po from Cherry. Doc, pwede rin po bang makatulong ang spirulina para po sa mga may bukol o kaya may goiter? Re-recommend ko po sana ito sa kamag-anak kong may goiter. Almost 6 months na po kasi akong umiinom ng Genesis Spirulina. At maganda po ang resulta, lalo na po sa mga anak ko. Nadagdagan po weight niya at nakakatulog din po siya ng maayos. Thank you po. O, di ba nakakatulog at yung weight, because of its protein, it prevents yung mga malnutrition aspect, di ba? Yung marasmus and kwashiorkor na sinasabi natin. Yung theobromide is to make you sleep and di ka mag-insomnia. Now, with regards to yung bukol, goiter, I think he has to have it checked. Mm-hmm. Ayan. Okay. Ito, hindi natin sinasabi agad, kagaya ng binanggit nyo kanina, parang obesity, uminom no, after 1 week. No, ay, mawala na. It's not magical like that. Oh, but it can work to time. Mm-hmm. Okay. May timeline tayo. Now, kung bukol yan, ipacheck natin maigi if that is benign or malignant. Kasi pag malignant siya, baka kailan tanggalin, do surgical intervention. Mm-hmm. Now, what can your spirulina do with that is it will help you if ever na may cancer or thyroid cancer ka, diba? At least yung katawan mo, pangangatawan mo, magiging malakas pa rin when you do chemotherapy or radiotherapy. Lagi natin sinasabi, your spirulina or your Genesis spirulina will help you especially for cancer patient post-treatment. Yun. Diba kasi minsan post-treatment matamlay ka. Nahihina. Malakas ka pa rin. Mm-hmm. Yes, mas maganda ang recovery. Yun. Ano. So, pero ang ano natin kasi, you have to check what is the goiter, what is the bukol. No? Yun, pa-check na. Pero ito, Doc, another question from Roms. Itatanong ko lang po kung meron po bang aftertaste o natural side effect ang Genesis Spirulina. Meron po kasi akong na-try dati na spirulina, pero pumapait po kasi ang panlasa ko. Salamat po sa pagsagot. Yun, alam nyo yan. Nako, anong sagot? It should be tasteless, di ba? Yes. Kasi pag may lasa, anong meron? Germs. May bacteria. So, ibig sabihin, no, parang panis. It's, it has been infested by bacteria na. Yung ba doon sinasabi mo na parang yung pinakain dun sa mga... Hindi maganda yung napakain nutrition dun sa... Yung parang algae. Pinakain mo, feeling mo kasi, kinain mo, okay, pero meron ng bacteria. In its essence, naglukluk ka ng bacteria sa katawan mo. Diba? Kasi hindi ano yun, hindi. So it should be tasteless, diba? Odorless, diba? It should yung be green round. Na green and green na green because of your color. Yun. Yan. Genesis Organic Spirulina. At dahil dyan, Dong Joseph. Ako pa? Ang Genesis Spirulina ay laging malusog. Ano ba ito? Malusog, masigla at malakas ang buong pamilya. Mag-Genesis Organic Spirulina, ikaw na. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Yes. Ito ay 100% organic at natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood Genesis Organic Spirulina. Yes, for inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Yeah. Isa lang ang masasabi ko dahil kuha ninyo at memorya nyo, mas memorya nyo pa sa akin. Tuwan-tawa sa inyo si CEO President Loreto Chua at ang kanyang magandang anak na si Mike Chua. Kaya love kayo nun. Hindi na uubusan talaga. Maraming salamat po and thank you so much pa daw, Joseph. Sambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang Good Morning Kuya!
Nagbabalik ang GMK News. Alamin natin ang ilan sa mga balitang aabangan ngayong araw. Kasama natin ngayon ang ating senior reporter na si Dante Amento. Dante, ano ba ang istorya mo ngayon? Yes, Kat. Good morning. At good morning, Kuya, at sa ating mga kasangbahay. No? So, ngayong araw, Kat, inaasahan natin ano ba yung magiging development dito ngayon sa disbarment nga na nangyari sa ating bagong appointed na Presidential Advisor on Poverty Alleviation, si Attorney O. Sabi na nating dating abogado dahil nga siya ay disbarred na ng ating kataas-taasang hukuman. Ang sinabi naman kahapon, Kat, ng kanyang kampo nang magkaroon ng press conference, no, hindi pa nila natanggap yung ruling ng ating Supreme Court. Parang sinasabi nga nila dito, parang sa bulgar na pananalita, chismis pa lang yung nakarating sa kanila dahil wala pa namang papel o dokumento na nagsasabing ikaw, Attorney Larry Gadon, or Larry Gadon, ay disbarred ka na. Hindi ka nakasama sa miyembro ng bench o ng ating mga nasa legal profession, sa madaling sabi, o mga abogado. Kaya ang aasahan natin, Kat, kung matanggap na ba nila yung desisyon ngayon ng Supreme Court na nagsasabing ito, si Larry Gadon ay disbarred from the Supreme Court o sa pagiging abogado. At ang sinabi naman dito ni Gadon nang magkaroon nga ng press conference dyan kahapon sa Quezon City, hindi naman daw siya nababahala kasi nga matagal na raw siyang wala sa pagpa-practice bilang abogado. Noon pang 2015, ang sinabi nga niya, pabiro niya kahapon, eh mas ma-sweet daw na pakinggan yung Secretary Larry Gadon kaysa Attorney Larry Gadon. As long as he enjoys, kumbaga, nandyan yung tiwala at confidence ng ating Pangulo, ay nandyan siya. Siya ay magpapatuloy sa kanyang trabaho, hindi siya magpapadistract. At ang hamon pa nga niya kahapon, no, sa kanyang mga kumu-question sa kanyang appointment, ang sinabi niya, eh magpresidente muna kayo. Yun yung kanyang sinabi kasi nga ang Pangulo ang nag-appoint sa kanya. Parang yun yung kanyang punto. Eh ang presidente yung nag-appoint sa akin. So parang magpresidente muna kayo bago niyo tutulan yung aking appointment. Yun yung kumbagang kanyang gustong sabihin, no. Kasi matindi yung yung ginamit din na wordings ng ating tataas-taasang hukuman doon sa pag-disbarred sa kanya. Sinasabi dito ng Korte Suprema, si Larry Gadon ay parang misogynistic. Parang sa ating mga kasangbahay, ang misogynistic, parang galit ka sa particular sa mga kababaihan. Parang ganun yun, parang galit ka sa mga babae. Kasi nga yung kaso niya dito, Kat, ay nag-umpisa ito doon sa kanyang verbal assault. Baka sa madaling sabi ay pagmumura doon sa isang mamamahayag na si Raisa Robles. Kung saan noon namang before election, ay nag-file itong si Robles ng kaso dyan sa Quezon City Fiscal's Office na dinismiss. Baka dalawang beses kasi nag-appeal yung si Raisa. Dinismiss siya ng Quezon City Fiscal's Office. At ang paniwala ni Larry Gadon, ni Secretary Gadon, ay wala na nga yung kaso. Pero itong nangyari kasi sa Supreme Court, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, walang walang naghain ng reklamo sa ating kataas-taasang hukuman. Kumbaga, ang sinasabi nga dito ng mga abogado ay motu proprio. Kumbaga, parang sarili lang nilang initiative na si Gadon, unang-una kasi sinuspindi siya bago siya tuluyang tanggalan ng lisensya bilang abogado. So alamin natin ngayon, Kat, kung matanggap na nila yung formal resolution o yung formal na desisyon ng korte, kung ano ba ang laman nun, kasi hindi pa nga nila nabasa, wala pa silang kopya, at kung ano naman ang kanilang sagot doon, argumento. Kasi ang sinasabi naman dito ni Attorney Larry Gadon, sabi natin former or Secretary Larry Gadon sa madaling sabi,
ay pwede naman silang mag-file ng readmission. Ibig sabihin, pwede siya makabalik bilang abogado anytime pero hindi pa nga nila nakita, or kaya sa regular daw na mga proceeding under sa rule ay 5 years pa after nung kanyang pagka-disbarred cut. Dante, ano naman ba ang unang plano ni Gadon kapag nagsimula na siya bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Yes, sa batay sa ating panayam kahapon sa kanya, yung meron siyang sinasabing BBM, parang batang busog. Ganun. Malusog. Parang batang busog, malusog. So BBM. Hindi siya buong Marcos, no. So yun daw yung mga magpapakain siya sa mga kabataan at nakipag-coordinate. Mayroon na raw isang company na nung marinig na nabanggit niya yung kanyang programa na batang busog-lusog o malusog, ay may nakipag-coordinate na sa kanya na gustong makipag-partner para maisaayos yung magiging implementation ng kanyang programa. Sa ngayon kasi, Kat, hindi pa siya nakapanumpa kay Pangulong BBM. Inaasahan natin na, sabi nga niya, busy pa kasi ang Pangulo, kasi ang gusto niya manumpa talaga sa ating Pangulo. So far, yun pa naman ang kanyang initialing nabanggit kahapon, magpapakain sa mga bataan, sa mga estudyante. At sabi pa nga niya, yung mga anti-government dyan, critical to the government, ay gusto rin niyang pakainin yung mga nagrarally. Sabi niya, bibigyan din niya ng tulong. Kumbaga sabi niya, lahat ito, wala tayong pinipili, rebelde, blakaman, puti, o lahat na ay kasama doon sa kanyang programa. Walang discrimination. At isa pa sa kanya nabanggit, no, Kat, no, kasi nga itong si Gadon ay kilala siya bilang straightforward. Sabi niya ngayon, dahil nga siya ay opisyal na ng pamahalaan, maghinay-hinay na siya. Hindi na siya magsasalita ng kumbaga pang-aatake o something like that. At siguro, kaasahan din natin na hindi na siya magiging onion skin dahil sabi nga ng ating pamahalaan, hindi pwedeng onion skin ang isang opisyal ng gobyerno. Ayan, sige. Maraming salamat, Dante Amento, at aabangan natin ang development pa sa issue na yan. Para naman po sa ating weather update, apektado ng habagat ang Central at Southern Luzon maging ang Visayas. Base sa pagtaya ng PAGASA, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Pangasinan. May papulupulong pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng bansa. May namuong ulap sa silangan ng bansa at posibleng dumikit ito sa silangan ng Visayas, pero maliit ang posibilidad na maging bagyo. Ayon sa PAGASA, hanggang sa weekend ay walang nakikitang mabubuong sama ng panahon na makaaapekto sa bansa. Pero sa buwan ng Hulyo ay posibleng mayroong 3 hanggang 4 na bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong maglandfall sa Luzon o Visayas o di kaya'y magpalakas naman ng habagat. Kumpleto na ang 4 na kupunan na magtutuo sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. Sino-sino ang mga kupunan na aabante sa next round ng Liga ng Public Servants? Narito ang report ni Rina Villamor-Camara. Laro sa UNTV Cup Executives Face-Off ang koponan ng GSIS Furies kontra sa nangungunang koponan ng PNP Responders. Ang GSIS, masaya ang kanilang naging bungad at positibo ang pananaw sa laro. Ang PNP naman, inaasam na muling manalo upang makuha ang twice-to-beat advantage sa playoffs. Sa first quarter pa lang, hindi na binigyan ng PNP ng pagkakataon ng GSIS na makabuelo. Sa maagang puntos na binigay nila Police Colonel Joel De Mesa, 33-11 sa pagtatapos ng first quarter.
pinabilisan ng GSIS ang laro ngunit hindi pa rin nagpatinag ang mga pulis sa kanilang mga diskarte upang magbigay ng 15 puntos na kalamangan sa first half ng aksyon 53-28. Nahirapan ng GSIS na makababa sa depensa at nanatili ang lamang sa PNP, 85-40 sa pagtatapos ng third quarter. Sa huli nakuha ng PNP ang kanilang twice-to-beat advantage, 110-51. Sa pangunguna nila Police Colonel Joel De Mesa na nagbigay ng 40 points at Police Colonel Pedro Martires na nagambag ng 23 points. Ang ginawa namin, talagang no mercy kami na pag-usapan namin. Kailangan namin di sila pagbigyan, kailangan ipanalo namin itong last game namin na elimination. Kung kaya nating tabakan, tabakan natin. Parang ito na yung ensayo natin na hindi tayo nakukompleto, sir. Sabi ko sa kanila, dito natin gagawin. Samantala, ito ang magiging deciding game sa pagitan ng kuponan ng AFP Cavaliers at ng judiciary matches kung sino makakapasok sa next round sa playoffs kung saan makakasama nila ang kuponan ng PNP Responders, OP Executives at Senate Sentinels. Ang dalawang kuponan, puspos ang paghahanda sa labang ito. Kompleto ang 13-man lineup ng judiciary na nanggaling pa sa iba't ibang probinsya para magpakita ng buong puwersa kontra sa Cavaliers. Simula pa lang, nagpakita na ng mahigpit na opensa ang Cavaliers para pigilan ang Magis na hindi makapuntos sa unang 7 minuto ng laro. 0 out of 18 attempts para sa kuponan ng Magis sa first quarter pa lamang para bigyan ng 16-7 na kalamangan ang Cavaliers. Sunod-sunod ang numero ng Cavaliers sa pagpasok pa lamang ng second quarter, samantalang nahirapan naman ang Magis sa pagdala ng bola malapit sa basket. Ang malaking kalamangan, hindi naging hadlang para kay Joey Yabot na umangat sa laro kahit may iniinday itong knee injury at kay Judge Quijano Laure para mag-contribute sa Magis. Natapos ang first half sa score na 30-17 pabor sa kuponan ng mga sundalo. Magandang simula sa third quarter ang ipinamalas ng Magis sa pangunguna nila Laure at Toma Cruz na agad namang sinuklian ng puntos nila Yamamoto at Humalesa sa kabilang panig. Binigyan ng excitement ng Magis sa mga fans nang pababain nila ang kalamangan sa 14 bago magsimula ang fourth quarter. Sinimula ng 5 puntos ng Magis ang huling 10 minuto ng laro, 3 kay Justice Midas Marquez at 2 kay Judge Julius Hava. Pero sa huli, bigo pa rin ng Magis na maibaba ang kalamangan sa 5 puntos, dahilan upang umangat ang AFP sa playoffs. Tinanghal na best player of the game sina Colonel Marlo Humalesa at Colonel Jonathan Abutin na nagbigay ng kapwa 13 at 11 points. Siyempre, gusto namin manalo. Nasunod naman lahat ng game plan namin eh. Yun nga lang, yun, sa basketball, dalawa lang talaga mananalo. Pero since siguro mas prepared ang AFP sa amin, sila yung nanalo. Our job is not that yet. We have to gonna face PNP for the playoff. So, we'll do our best para makapasok sa finals. Abangan ang playoff sa darating na July 2 sa Nova Desi Convention Center kung saan maghaharap ang PNP Responders kontra AFP Cavaliers at OP Executives kontra Senate Sentinels. Ang PNP at Senate ang may hawak ng twice-to-beat advantage sa darating na linggo. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang mga balitang dapat abangan mamaya sa CNews. Maynilad muling magpapatupad ng 13 oras na water service interruption simula ngayong araw. Value-added tax system muling sisilipin ng Department of Finance para sa posibleng dagdag pondo ng pamahalaan. Posibleng bangkay ng mga pasaherong lula ng Titan submersible na tagpuan ng U.S. Coast Guard. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa CNews. Alas 11:30 ng umaga dito lamang sa UNTV News and Rescue. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Ian at Tini. Thank you, Minnie.
Miss Kath and Miss Celine. Eto, pagkain na tayo. Dahil iba't ibang klaseng dishes na ang naituro natin. Pero this morning, focus muna tayo sa pagkain pang merienda. Ang traditional Filipino dessert na walang iba kundi ang puto. Merong iba't ibang klase ng puto, pero ang recipe na i-share natin today ay para sa puto siksik. Paano ba yan iluto? Panoorin nyo dito sa Cook It Right. Good morning, Kuya! Isa sa paborito ng kanin ng mga Pinoy ang puto. Alam nyo ba, madali lamang itong gawin. Kaya tara, umpisa na natin! Para maluto ang ating puto siksik, ito po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Egg whites, white sugar, cream of tartar, baking powder, all-purpose flour, fine salt, salted egg, cheese, vanilla, and water. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin ang all-purpose flour, sugar, baking powder, and salt. Haluin. Salain ng 2-3 beses para maiwasan magkaroon ng buo-buo ang ating mixture. Unti-unting ilagay ang tubig sa dry ingredients hanggang sa maging dough consistency ito. Ito na po ang dough consistency na tinatawag. Add po natin ang vanilla. Tip lang mga kasambahay, dapat one at a time lang tayo mag-crack ng itlog para maiwasan mapahalo ang reject na itlog. Ilagay ang egg white sa mixing bowl. Pwede tayong gumamit ng heavy duty or hand mixer. Isunod natin ang cream of tartar. Ilagay natin ang white sugar into 3 parts. Ganitong consistency lang po ang kailangan natin. Ilagay ang meringue sa ating butter mixtures into 3 parts. Using cut and fold method para hindi bumagsak ang ating meringue. Lagyan ng margarine ang ating baking pan, pwedeng margarine or butter. Sunod nating ilagay ang ating puto mixture. Maglalagay tayo ng salted egg at cheese ng 3 beses or 3 parts para bawat slice po ng ating puto siksik ay merong mga fillings. Ulitin natin ang procedure ng hanggang 3 beses. Gamit ang steamer na may kumukulong tubig, ilagay natin ang ating puto siksik. Pakpan ito at pakuluin ng 30 to 35 minutes. After 35 minutes, okay na po ang ating puto siksik. O diba mga kasambahay, madali lang gawin at masarap pang eterno sa kape. Good morning, Kuya! Shoutout muna sa ating Bulacan production team, kinesis Gemma at Leon, Brad Dan, Carl Valentin, Denver Jabat,
Nate Loayon, Stanley Australia, Jude Lastrolio, wow. Percy Carraro, and Brother Deo Roldan. Kakaiba yung puto na nakita natin ngayon, no? Tsaka very, ano siya, yung Instagrammable, yung puto na ito. Pwede mo siyang i-present talaga sa family pag kami gatherings kayo. Oh, ito na yung puto. Wala naman siyang cake, eh. Pero dito naman tayo, mga kasabahay, sa ating pet talk for today. Kilala niyo ba si Bob Marley? Yeah. Oh, no. Parang sikat na sikat yan talaga na singer, di ba? Mm-hmm. Parang ito yung ano eh, sinasabi na parang pag narinig mo reggae, siya yung maalala mo. Mapapaindak ka talaga eh, di ba? Hindi. Ay, parang di, di ba? May mga ganun na reggae. Tapos papaganyan-ganyan ka kung kumakakanta. Pero ano bang connect yan sa ating pet talk, Tini? Dahil may pet din ba si Bob Marley? Actually, hindi ko lang alam kung may pet siya, ha? Pero kasi, di ba, very famous din. Isa rin sa mga reason kung pet famous si Bob Marley is yung kanyang dreadlock hair, di ba? Kasi parang pag nakikita mo yung mga ganyan, alam mo na kagad kung anong kantahan dahil kay Bob Marley. Ganyan po yung makikita nyo sa inyong screen. Ganyan po yung sinasabi ating dreadlock hair. Ay, pero ano ba yung pet na sinasabi mo na naka-dreadlocks? Mahilig din ba sa ano yan? Reggae music din ba? Naku, yung reggae, i-BGM na lang natin. Pero kasi yung tinutukoy ko dyan ay yung Hungarian puli na may dreadlock hair. Mm-hmm. At yan ang ating featured pet dito sa Pet Talk. Good morning, Kuya. Ako po si Melvin Cahigal, ang owner ng Supero Dog Farm. At ito po ang aking alagang aso na si Maui. Siya po ay isang Hungarian puli. Siya po ay hindi basahan, ha? Siya po ay isang aso. At kung gusto niyo pong mag-alaga ng breed na to, ay tuturuan ko po kayo. Dito lang yan sa Pet Talk. Samahin niyo po ako. Si Biel at si Belly yung pinakaunang dogs namin. At yun ang naging bantay ng misis ko habang wala ako sa house. Now, nung nag-research ako sa internet, sa Facebook, that time, idol ko si, si Mark Zuckerberg. At si Mark Zuckerberg, meron siyang aso na ang pangalan ay Beast. Then, siya isang Hungarian puli na color white. So, ang ginawa ko, nag-research ako about the breed. So, nakita ko na ganito nga sila, mga parang reggae, parang Bob Marley. Naghanap ako ng breeder sa Hungary ng mga Hungarian puli. Nagparating ako ng Hungarian puli sa Pilipinas, may dalawa akong ganito. Ang pag-aalaga ng aso ay 24/7 na trabaho. Actually, yan siya eh, para siyang bata. Yung treatment mo sa Doberman, sa Rottweiler, or sa anumang breed na meron ka, pare-pareho lang. Ang kaibahan lang is yung maintenance ng coat, ng balahibo nila. Pag mga long coat kagaya nito, mas mahirap i-maintain. Yung mga shorter coat, mas madaling i-maintain. Pare-pareho na kailangan nilang mag-exercise, magkaroon ng playtime sa kapwa aso at saka sa mga tao na kasama nila sa farm. Yun ang kailangan doon. Para maging well-balanced yung kanilang ugali. Pag hindi kasi sila naiwalk, let's say naka-cage lang sila, doon na magde-develop yung parang aggression. Tapos mahirap pasunurin. Pag tinali mo, parang tumatalon-talon, tapos hinihila ka, doon madedevelop yun. Pag ang aso ay lagi mong winowalk, lagi naglalaro, laging nadedrain yung energy, behave sila. Ang kailangan i-consider ay unang-una yung shelter. Kailangan hindi sila naiinitan dahil sensitive sila, foreign sila sa Pilipinas. Yung weather dito ay di hamak na mas mainit kumpara sa ibang bansa. Kailangan well ventilated, kailangan palamig. Kung aircon possible, but in our setup, hindi kami pwede mag-aircon sa dami nila. No? Masyadong magastos para sa amin. At yung lugar naman ay mataas na, no? Nasa malapit lang kami sa Dagaytay, so yung weather ay okay na. So yun ang consideration. Yung shelter kailangan ay may protection sila sa init, sa lamig, at sa ulan. Kailangan hindi sila mabasa ng ulan. Kailangan din yung shelter ay sturdy enough para hindi mabuksan ng mga pinto. Pangalawang consideration ay yung exercise to drain their energy.
Pangatlo, yung grooming, kailangan na maintain sila, kailangan naliligo twice a month. For the case of Hungarian Puli, ang pagpapaligo namin ay once a month. Sa food, yun ang pinakamahalaga dahil kailangan nutritious yung food para ma-prevent mo kung anumang food-related na sakit ang mangyari sa kanila. Mahal mag-alaga ng may breed. Dahil sa pagkain pa lang, mahal na. Then, sa sobrang dami nila, kailangan kang kumuha ng mga keepers mo na sila talaga yung titingin sa dogs. Yun pa lang, meron ka ng taong papasahurin. Ang mga small breed na kagaya ni Maui, tumatagal sila hanggang 15 years. Ang naitutulong sa akin personally ng mga dogs ay stress reliever talaga siya. Nung mga pangbantay at the same time stress reliever namin nung nasa corporate world pa ako. Dahil sa mga aso namin, dahil sa sikat sila, mas sikat sila kaysa dun sa may-ari, sila yung nakikita ng mga tao sa social media. Sila yung parang naging bridge namin para magawa yung aming main product na dog food. Dahil nga, marami ang nakakakilala sa mga dogs namin. Yung mga dog owners naka-follow sa social media accounts namin, yung food na ginagamit namin sa kanila, yun na rin ang gustong ipakain ng mga followers namin sa mga aso nila. Sa breeding, no? Kasi maraming nag-a-accuse sa amin, kung minsan makikita mo sa comment section, parang sinasabi, Papi Miller, no? Kasi ang laki-laki daw, ang dami-daming aso, tapos sabi, Papi Miller daw kami. Ang reality, hindi kami Papi Miller. Nagbe-breed kami para sa continuation ng bloodline. O, let's say si Maui, gusto ko makakuha ng bloodline niya, so meron na ako dito, female, at hinihintay ko matagal na yung male. So binigyan niya kami ng male, meron na kaming male. Hanggang doon na lang. Kung ibibreed ko man siya, depende sa capability ko kung kaya ko pang tustusan. Kung kaya ko pang additional 200,000 pesos na ganyan, kung kaya ko pa yon. Kung hindi ko na kaya, then stop na ako. Let's say may Rottweiler kami ngayon na puppies, bala kong magtago doon ng let's say dalawang tuta. Yung 5 puppies na nandun, let's say pinost ko, titinan ko muna kung sino yung bumibili, kung may capability. Kung walang capability, hindi ko ibibigay. Kung may capability, go, bibigay ko sa'yo. Now, kung walang bumili, ako yung humahanap kung kanino ko ipapa-adapt. So, alam kong mag-aalaga ng dog. So, I'm not after the money dun sa mga tuta. It's really of a continuation ng bloodline. Sa mga kasambahay natin, ang pag-aalaga po ng aso is a lifelong responsibility. Let's say si Maui po, ang lifespan po niya ay tumatagal po siya ng hanggang 15 years old. Meaning to say, nasa akin po si Maui hanggang sa 15 years of life niya. Kaya sa 15 years po na yon, lagi po nating tatandaan na meron laging cost na kasama yon, meron laging pera na involved para si Maui or kung sino mang aso ay mabuhay ng mabuti. Kaya be responsible pet owner po or be responsible dog owner po. Kailangan po ng dogs ng exercise, kailangan po ng dogs natin ng proper nutrition. Kung halimbawa nagtitipid kayo, wag ho kayong gumawa na kayo po ang maging veterinaryo ng aso nyo. Kailangan po ay talagang kumuha kayo ng licensed veterinary para po i-assess yung health ng dogs nyo. Kasambahay, sana po ay marami kayong natutunan kung paano maging isang responsible pet owner. Muli, ako po si Melvin Cahigal, ang owner ng Supero Dog Farm. At dito niyo lang napanood yan sa Pet Talk.
sa may hilig sa mga dogs dyan, Ira, pwede kayo mag-alaga yan. Kaso nga lang, syempre, iba rin klase yung pag-aalaga yung dapat na gagawin natin. Imaginin mo sa ganun na katawan ng isang aso, kumbaga dun sa kanyang mga balahibo yung kanyang katawan, talagang twice a month lang yung pagpapaligo pala. Kala mo dapat lagi kasi mainit dito sa atin. Ate Celine, gusto mo ba mag-alaga ng ganito? Dreadlocks. Bakit? Baka dreads. Ipa muna siya ng bintana. Diba sa katawan? Dito si Ma'am si Tahiin, no? Ay, gawing tela. Nag-ganchin yun. Akala, ano siya, di ba? Saka iba nga talaga yung care na kailangan. Siyempre, good morning sa ating mga kasangbahay at of course sa aking parents, mommy and daddy, and sa mga taga-Taila ng aming ang Chat-chakers ang tawag namin sa group. Yes, ayan. Good morning. Good morning. Good morning din po sa lokal lang malolos at syempre kay Mamsi. Good morning. Oh, Mamsi! Good morning sa aking mami, sa aking daddy at kay Yuna, kay Kuya Chito at kay Ninyo at sa Team Reheat. See you later, Laben. Wow. Good morning naman kaila. Agent Maricel, and thank you po Dr. Jose Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For increase, you may visit their Facebook and Instagram page, or you may visit the clinic at 161 Unit 1, 3rd Floor, Bansalangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Alright, ako naman po. Greetings and good morning sa Miranda Resurrection family, sa Victorina family, and sa Marcos Cepeda family. And good morning po kay Mami Virgie Miranda, kay PJC, kay Ate Z, kay JP, at sa pamangkin kong si Go. Good morning! Good morning, Mama Grace, kay Zay, kay Zia, kay Brother Renate, kay Lola Sela, Lola Del, Lolo June, kay Chelsea, sa Trabalho, Fradeas, Benviaje, at sa Team Gasto. Good morning! And also, good morning din kay Brad Danny and Sis Maricel Ganal ng lokal ng Dasmariñas, Cavite Central. Nanonood daw po sila ngayon. Good morning! Wow! Samantala, susunod na po sa ilang sandali ang ating programang Huntahang Legal. Magkita-kita po tayo libukas, God willing, dito lang sa Good Morning!